Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 326 na sumagot si Isabella, sa Neptune Mall. Ang Neptune Square ang pinakamalaking mall sa Donghai City. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Atlantic Street. Tinataya na ang laki ng 7 hanggang 8 mga patlang ng football. Bawat gabi, maraming mga senior citizens ang magsasanay sa linya ng pagsasayaw doon, at ang mga nakababatang henerasyon ay mag-skating. Ito ay palaging masikip. Nang dumating si Daryl at Isabella, si Neptune Square ay puno na ng maraming tao. Maraming mga luxury cars ang nakapark sa mga paradahan. Nagkaroon ng isang malaking yugto sa gitna ng maraming mga makukulay na flag na may mga pangalan tulad ng Shaolin, Wudang, at MA nakaprint sa kanila. Ang kompetisyon ng Elixir ay nakakuha ng maraming bisita mula sa lahat ng dako, karamihan sa kanila ay naroon upang saksihan ang produksyon ng Elixir. Sa entablado, makikita ng isa ang maraming mga kalidrons ng Elixir na sinadya para sa kompetisyon. Ang mga kaldero ay gawa sa purong tanso, sila ang pinakamahusay sa paglipat ng init. Ito ay karaniwang tumatagal ng 2 oras upang makabuo ng Elixirs, ngunit ito ay mababawasan sa 1 oras lamang sa copper palayok. Ang Neptune Square ay nakapak. Maaaring makita ng Daryl ang maraming pamilyar na mga mukha doon, Kent, Megan, Justin, William, Zeller, at iba pa. Marami sa mga dumalo sa naunang pag-aalsa ay naruroon din, upang maging tumpak, ang mga mayaman at sikat na pamilya sa Donghai City ay nasa kompetisyon. Ang pangunahing atraksyon sa araw na iyon ay ang auction ng Elixirs na ginawa ng mga kalahok. Nais nilang bumili ng 1 o 2 Elixirs bilang mga item na talagang bihira at hindi madaling makuha. Si Daryl at Isabella ay pumunta sa lounge ng contestant. Ang bawat isa sa 6 na sekta ay magpapadala ng 10 mga kalahok sa kompetisyon. Kaya, may mga 60 kalahok sa kabuuan, ang bawat isa sa kanila ay magdadala din ng kanilang katulong. Sa sandaling dumating si Daryl at Isabella sa lugar, ang isa sa mga kawani ay nagbigay ng Isabella sa kanyang numero sa kompetisyon. Isabella ay numero 13, natigil niya ang pag-sign sa kanyang balikat. Nagkaroon din ng isang malaking sticker sa Daryl's shoulder as a stunt isa. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may mic sa kanyang kamay ay lumakad sa entablado. Siya ay ngumiti at sinabi, "Kumusta, pansin, mangyaring." Ang focus ng bawat isa ay nasa kanya, ang buong lugar ay tahimik. Ang lalaki ay nasiyahan sa reaksyon at pansin na natanggap niya, kaya't siya ay nodded. "Ako ang host para sa kompetisyon ng Elixir ngayong taon. Narito ang ilang mga anunsyo. May 60 mga kalahok sa taong ito. Sino mang bumubuo ng pinakapambihirang Elixir ay manalo sa kompetisyon." Sabay-sabay, ang lahat ng Elixir na ginawa sa kompetisyon na ito ay magiging up para sa pagbebenta sa auction. Ang panimulang presyo para sa bawat isa ay 1 usang lalaki. Ang bawat tao ay tumawa, 1 Elixir para sa 1 buck. Ang bawat isa ay nasa sabik nang marinig nila ang mga anunsyo mula sa host. Ang lahat ng mga kalahok sa taong iyon ay may mataas na pamantayan, na nangangahulugan na ang kanilang mga Elixir ay magiging mataas na kalidad, masyadong magiging mahusay kung ang isa ay maaaring bumili ng 1 sa kanilang mga Elixirs. Nang makita niya ang magulong kapaligiran, pinalayas ng host ang kanyang kamay at sinabi, "Silence, pakiusap na, ang kompetisyon ay malapit nang magsimula. Anyayahan natin ang aming mga hukom. Ang unang hukom ay Master Reed mula sa pamilya ng Shaolin. Ang Master Reed ay lumitaw sa 10 kapa, siya ay tumingin sa kanyang 50. Wow, kahit na Master Reed ay dito. Ang Master Reed ay isa sa mga matatandang pamilya ng Shaolin, siya ay nasa antas ng 3 Martial Marquee. Ang pamilya ng Shaolin ay pinuno ng 6 na sekta, kaya ang lahat ay gumiyak kapag lumitaw siya." Lumakad siya sa gitna ng entablado, kinuha ang 1 busog, at nakaupo sa lugar ng mga hukom. Nagpatuloy ang host, "Ang aming susunod na hukom ay Master Leonard mula sa Wudang Family. Master Leonard lumakad maganda sa yugto bilang lahat ng tao na gumugol muli. Susunod, 1 matanda mula sa pamilya ng M.A. Abos na ina.
Ang bawat tao'y gumiyak at nagbigay ng isang nakatayo na ovation. Ang ABSEHMEHEN Serendipity Sonont ang yugto. Siya ay nasa isang mahabang puting damit, at siya ay tumingin sa eleganteng at kaakit-akit. Kabanata 327 Ang Aegis Mother Serendipity's elegance ay nakakuha ng maraming mga tao, lahat sila ay tumitig sa kanya sa kanilang mga mata malawak na bukas. Siya ay maganda, siya ay perpekto. Ang mga lalaki ay maaari lamang mag-gulp kapag nakita nila siya. Ang ABSEHMEHEN Serendipity ay nananatili sa tirahan ng pamilya ng Darby. Siya ay may sumang-ayon sa edad na ang mga organizer mula sa kompetisyon ng Elixir ay inanyayahan siya na maging kanilang hukom. Pagkatapos, ipinakilala ng host ang isa pang 4-5 hukom, kabilang dito ang Jiangnan Elixir Association Vice Chairman. Siya ay isang matandang lalaki. Pagkatapos, ang host ay patuloy na may isang malaking ngiti. Tanggapin natin ang panghuhula na hukom. Chairlady ng Jiangnan Elixir Association, Ophelia Lane. Ang chairlady ng Elixir Association ay naroon, pati na rin. Ang bawat tao ay nakatuon sa kanilang pansin sa entablado. Ang bawat tao ay tumayo upang makakuha ng isang mas malinaw na pagtingin. Isang magandang babae ang lumitaw habang lumalakad siya ng maganda hanggang sa entablado. Siya ay tumingin kaya sariwa at kaakit-akit sa kanyang lapis palda at isang puting blusa. Ang nagliliwanag ng ngiti sa kanyang mukha ay pinahusay ang kanyang kagandahan, iyon ay Ophelia Lane, ang chairlady ng Elixir Association. Ang bawat isa ay naaakit sa kanyang kagandahan, siya ay perpekto. Walang inaasahan ang leader ng Alisa Sayon ng Elixir na maging isang magandang babae sana. Ang bawat isa sa Neptune Square ay gumuho. Tinitigan ng mga lalaki sa Ophelia, wala sa kanila ang blink. Ang Ophelia ay lumakad ng maganda sa gitnang upuan at naupo. Ang mga host ay inihayag, mahusay. Naniniwala ako na ang lahat ay nasa sabik na matugunan ang aming mga kalahok. Tanggapin natin ang mga ito. Ang lahat ng mga kalahok sa naghihintay na lugar ay lumakad patungo sa entablado. Sinundan ni Daryl at Isabella sa likod ng karamihan. Si Isabella ang pinakamagandang kalahok doon sa araw na iyon. Tingnan mo, hindi ba na-miss na si Isabella? Mukhang maganda siya. Karamihan sa pansin ng lalaki ay nasa Isabella. Biglang ang karamihan ng tao ay some ire sa pagtawa. Narito, hindi ba ang live-in na banal na tao? Oh, iyon ay Daryl. Siya ay narito bilang isang katulong. Ang karamihan ng tao ay patuloy na tumawa. Si Kent, na nakaupo sa harap na hilera, ay nakakita kay Daryl. Siya ay masindak, ngunit siya rin ay tumawa kapag nakita niya ang katulong na sticker sa balikat ni Daryl. Si Justin at iba pa ay tumawa sa Daryl nang makita nila siya. Ito ay nakakatawa. Magkano ang kanyang kinita sa isang araw bilang isang katulong? Siguro $150 sa isang araw. Ang pagtawa ay sumunod. Ang mga umuungal na alon ng pagtawa ay halos nakabukas ang kompetisyon ng Elixir sa isang circle. Ang bawat tao ay tumawa habang tinitigan nila sa Daryl. Hindi pa ito nakatayo ni Megan, kinuha niya si Kent patungo sa kanya at sinampahan siya. Itungo ko na. Tiyak na siya ay nagulat na makita si Daryl sa kompetisyon. Hindi niya iniisip na dapat niyang ikahiya ang kanyang trabaho bilang isang katulong. Siya ay isang live-in na anak agad. Marahil ay nais niyang kumita ng ilang bulsa na pera bilang isang katulong. Ito ay walang tapat na buhay, hindi siya maaaring tumayo ng isang masamang tao tulad ng Daryl. Ang kompetisyon ay malapit nang magsimula. Kung papatayin siya, hindi nila magagawang magpatuloy sa kompetisyon. Sinubukan niya ang kanyang pinakamahusay na hawakan ang kanyang galit pabalik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam kapag siya ay tumingin sa Daryl. Mahusay, mga kalahok, pakitigyan sa harap ng iyong kaldero, sabi ng host. Si Daryl ay nag-trailed sa likod ng Isabella habang lumalakad sila patungo sa RAALDRON No. 13. Ang iba pang mga kalahok ay napunta din sa kanilang mga spot. Ang kawani ay dinala ang mga materyales para sa produksyon ng Elixir at ilagay ang mga ito sa harap ng kani-kanilang mga kalahok. Mga kalahok, sinabi ng host, may higit sa 100 mga uri ng mga materyales sa harap mo. Maaari kang magpasya sa uri ng Elixir na nais mong gumawa at piliin ang iyong mga sangkap para sana. Gayun din, 2 puntos na dapat tandaan.
Una, ang tagal ng kompetisyon ay isang oras lamang. Ang mga taong nabigo upang makagawa ng isang elixir sa loob ng isang oras ay magiging disqualified. Pangalawa, ang kalahok sa rarest elixir ay pipiliin bilang nagwagi. May espesyal na bonus para sa unang nagwagi ng premyo, at ang una at ikalawang runners-up ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-aral ng isang mano-manong. Kaya, mangyaring pahalagahan ang pagkakataon na ibinigay mo. Ang mga hukom ay magpapasya sa mga nanalo. Hanggat maaari kang makagawa ng isang bihirang elixir, ang hukom ay magpapakita sa iyo ng isang bagay. Pagkatapos ay hugasan ang host, mahusay. Magsimula tayo. Ang bawat tao'y nagalak. Ang lahat ng mga kalahok ay nagsimula ng kanilang gawain, pinili nila ang kanilang mga sangkap at nagsimula ng apoy. Lahat ay tapos na sa pagkakasunod-sunod. Si Isabella ay tiwala. Inutusan niya si Daryl, pakiusap na makuha mo ako ng mga sangkap, 5 gramo ng pearl powder, 2 gramo ng pilak at gininto ang bulaklak. Isabella ay nagbigay ng kaldero at ibinagsak ang mga sangkap sa palayok. Napagmasdan siya ni Daryl habang tumayo siya sa gilid. Naghintay siya para sa Isabella upang tapusin ang mga sangkap at selyadong sa palayok. Pagkatapos ay sinabi niya, Miss Isabella, ikaw ba ay gumagawa ng enerhiya pinuno ng peel? Ang Enerhancer Enhancer Peel ay ginagamit upang mapabuti ang enerhiya sa katawan ng isang tao. Gayunpaman, gagana lamang ito sa mga nagsasayapak na nasa loob lamang ng antas ng Martial Marquee. Sa sandaling natupok, ang kanilang Martial Marquee level ay tataas ng 1 antas. Gayunpaman, ang bawat tao ay maaari lamang itong kunin ng 1 beses sa 1 buhay. Si Isabella ay nagulat, alam mo ba ang tungkol sa Inner Hands Enhancer Peel? Ang Peel Dores na iyon ay ang pinakamataas na antas ng elixir na maaari niyang gawin. Kadalasan, ang elixir ay maaari lamang gawin ng 1 elixir master. Hindi niya inaasahan na maibibigay ito ng Daryl ng mabilis. Daryl smiled. Nakita ko na ito ay ginawa ng 1 pangulong master, kaya mayroon akong 1 kaalaman tungkol dito. Nalaman na ni Daryl ang tungkol dito kapag inutusan siya ni Isabella na tipunin ang mga sangkap. Sa walang katapusang elixir manual, ang enerhiya panahon ng enhancer ay 1 medium level elixir. Mabuti pa rin kung nagawa nilang gawin ito. Isabella nodded, ngunit hindi siya nagsabi ng 1 pang salita. Iningatan niya ang kanyang konsentrasyon sa kaldero. Kung maaari niyang makagawa ng Enerhancer Enhancer Peel, positibo siyang manalo sa 1 sa mga nangungunang 3 premyo. Magtagumpay siya. Ang lahat ng karamihan ng tao ay nagbigay ng pansin sa entablado. Ang 1 kabataang lalaki sa 1 puting shirt ay ang 1 na nakakuha ng pinakapansin. Siya ay nasa kanyang 20s, at siya ay mula sa pamilya Shaolin. Ang kanyang pangalan ay Chuck Did. Kinuha ni Chuck ang 4 hanggang 5 uri ng mga hilaw na materyales bago niya inilagay ang mga ito sa kaldero. Daryl shivered kapag nakita niya ang sahod ng Chuck. Mukhang gusto niyang gawin ang solusyon sa Soul Solution. Ang Soul Solution ay 1 napakabihirang elixir. Tila tulad ng 1 mga dakilang talento ay sumali sa kompetisyon. Daryl nodded kanyang ulo tulad ng nakita niya ng 1 nasusunog amoy. Siya ay masindak nang makita niya ang palayok. Agad niyang sinabi, Miss Isabella, ang palayok ay masyadong mainit, kailangan namin ng tubig upang palamig ito. Ang elixir cauldrons na gawa sa tanso ay magbabawas sa oras ng produksyon ni elixir. Gayunpaman, sila rin ay masyadong labis na labis na labis. Napakahirap na pamahalaan iyon. Ito ay maliwanag na si Isabella ay kulang pa rin ang kasanayang iyon. Sibledaliisamella. Huwag mag-alala, Daryl, wala ka pa rin kaalaman tungkol sa produksyon ng elixir. Ginawa ko ang enerhiya na ito ng enhancer peel ng 1000 beses, hindi magkakaroon ng anumang problema. Miss Isabella, pakikinggan ako. Kailangan mong bawasan ang init na may tubig, paulit-ulit ni Daryl. Paano niya maibabawasa ang magpapatuloy? Ang produksyon ng elixir ay hindi magiging matagumpay sa mga mataas na temperatura. Isabella muli ang nakangiti. Mabuti, Daryl, marami pa rin para sa iyo upang malaman ang tungkol dito. Ako ang iyong guro, at ginawa ko ito sa loob ng 10 taon. Huwag mag-alala, Kabanata 329 na Daryl's Side. Si Miss Isabella ay may magagandang kasanayan,
ngunit siya ay matigas ang ulo. Ang oras ay dumaan ng mabilis. Ang kompetisyon ay para lamang sa isang oras. Sa mga 50 minuto sa, higit sa kalahati ng mga kalahok ang nakumpleto ang kanilang elixir. Bang! Biglang, may malakas na ingay mula sa kaldero ng Isabela, na sinusundan ng malakas na susong susunugan. Ang palayok ay masama ang lahat, at walang elixir. Nabigo siya. Paano ito posible? Isabela paled, siya ay nasa shock. Paano nangyari iyon? Ginawa niya ang enerhiya enhancer pill ng maraming beses bago iyon, at hindi pa siya nagkaroon ng anumang problema dito. Paano siya nabigo noon? Iyon ang kinahinatnan kapag ang isang tao ay hindi nakikinig sa iba. Daryl sighed at sinabi, Miss Isabela, sinabi ko sa iyo. Ang pamamahala ng init ay mahalaga para sa isang tanso na kaldero, tulad nito, ngunit hindi ka nakinig. Si Isabela ay malapit ng lubog. Tinanong niya, Daryl, ano ang dapat kong gawin? Ang kompetisyon ng elixir ay gaganapin minsan isang beses bawat 3 taon. Gusto ba talaga niyang mabaygo? Karamihan sa mga kalahok ay smirk sa Isabela. Sila ay masaya tungkol sa kung ano ang nangyari sa kanya. Si Daryl ay nagising sa kanyang ulo at sinabi, tulungan mo akong makagawa ng elixir. Ano? Sa kanya. Nadarama si Isabela, kaya nag-atubili siya. Gayunpaman, may mga mas mababa pa sa 10 minuto ang natitira. Bukod, si Daryl ay isang katulong lamang. Sa kompetisyon, ang katulong ay sinusuportahan lamang at hindi gumagawa ng elixir sa kanilang sarili. Wala pang pagpipilian si Isabela. Walang iba pa ang magagawa niya upang matulungan ang sitwasyon, kaya nagpa siya siyang ipaalam sa Daryl. Marahil ay makakakuha siya ng pagkakataon na may tama ang mga bagay. Ang kanyang mga pagkakataon ay slim bilang may mga 10 minuto lamang ang natitira. Kahit na ang isang senior elixir master ay hindi magagawang makagawa ng isang elixir sa loob ng 10 minuto. Ano man ang, mas mahusay kaysa sa sumuko, kaya umunlad si Isabela. Fine. Siya ay mabilis na lumakad sa gilid. Daryl kinuha ng isang malalim na hininga at naihilawan muli ang apoy. Pagkatapos, hinawakan niya ang isang maliit na sangkap. Ano ang nangyari? Ang mga hukom ay lahat ay masindak. Paano makagawa ng isang katulong ang isang katulong? Sila ba ay mga mangmang? Ang mga mata ni Ophelia ay nakalock sa Daryl. Ang damdamin sa kanyang masarap na mukha ay komplikado. Ito ay isang masamang pagsign kapag ang katulong ay kailangang gumawa ng elixir para sa kalahok. Walang sino man ang nagawa na sa nakaraang mga kompetisyon. Ang bawat tao ay tumingin sa Daryl, nadama nila ang Nasus Ira. Tingnan ang live-in na sabates. Nais niyang gumawa ng isang elixir masyadong. Iyon ay katawa-tawa. Ang pagtawa ay sumunod. Kent, na nakaupo sa harap na hilera, ay nagtawa ng malakas. Naisip ng Hangal na Daryl na ito ay isang laro lamang. Paano niya kinakatawan ang Miss Isabela? Ang bawat isa ay nagtuturo at nagkomento tungkol kay Daryl. Pinalayas ni Megan ang kanyang mga kilay. Kent, bakit mo sinasabi iyan? Nakalimutan mo ba na ito ay Daryl na nagligtas sa buhay ni Nancy sa elixir na ito nang hindi niya sinasadyang kumain ang makamandag na prutas? Nagulat din si Megan nang magsimula si Daryl sa trabaho sa elixir. Gayunpaman, naniniwala siya na idinayon ito ni Daryl bago niya ginawa ang desisyon na iyon. Kent ay sue. Magot ng walang kamalayan, iyon ay dalisay na lock nang iligtas niya ang asawa ni Dax. Paano siya magkakaroon ng mga kasanayan? Upang lumahok sa kompetisyon na ito. Anong joke? Hindi nakita si Megan sa kanya. Nakatoon siya sa Daryl, nag-aalala siya. Tiwala si Daryl. Nagtapos din siya ng makajos na tableta. Hindi, imposible iyon. Ang mga Diyos ng mga baybay daan ay lubhang bihira. Karamihan sa mga master ng elixir ay maaaring gumawa nito, hindi pa rin magagawang gawin ni Daryl. Bukod, ipinaliwanag na ni Daryl na ito ay isang regalo mula sa isang kaibigan. Karamihan sa mga kalahok sa entablado ay nakumpleto na ang kanilang mga elixirs matagumpay, sila ay nagtataglay ng elixir sa kanilang mga kamay. Ang kapareha ng 3 ay isang batang babae. Nang gaganapin niya ang kanyang elixir sa kanyang mga kamay, inihayag ng host, ang pamilyang Janet mula sa Tishayaw ay gumawa ng walang hanggang Ate Australia. Maaari itong magamit upang mapanatili ang kagandahan ng isang babae na walang tuwa. Hindi ka mag-aaral sa susunod na 10 taon. Ano?
isang walang hanggang beauty pill. Ang bawat tao'y ay masindak, at ang ilang mga kababaihan ay sumigaw ng mahina. Ang isang magandang babae ay lalago ng malaki. Kabanata 330, sino ang hindi gusto upang magkaroon ng walang hanggang kabataan at kagandahan? Ang walang hanggang beauty pill ay maaaring mag-freeze ng kabataan ng isa. Ang lahat ng mga kababaihan ay desperately nais na pill. Tingnan ang kalangitan. Ang isang tao ay sumigaw. Ang bawat tao ay mabilis na tumangala sa kalangitan. Ang mga madilim na ulap ay nabuo sa itaas ng ulo ng kalahok. Ito ay chalk mula sa pamilya Shaolin, at ito ay isang elixir cloud. Ang elixir na ginawa ni Chalk ay nakakuha ng elixir cloud. Ang bawat tao ay nagsimulang makipag-usap tungkol dito. Ang paglilinang ay laban sa pamamahala ng kalikasan, at ang mga elixir ay laban sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung ang isang tao ay gumawa ng isang napakabihirang elixir, ito ay maakit ang fenomena ng kalikasan. Ang elixir cloud ay isa sa mga fenomena ng kalikasan. Napakabata at malakas na elixir ay maaaring makaakit ng mga kulog, at ang mga pinakamatinding mga tao ay maaaring maging sanhi ng mga natural na kalamidad. Ang bawat tao ay tumingin sa Chalk, sila ay lahat ng hindi makapagsalita na sila ay nasa shock pa rin. Tanging ang pinakamataas na antas ng Master ay maaaring gumawa ng isang elixir na maakit ang elixir cloud. Maraming mahusay na talento sa kompetisyon ng elixir ng taong iyon, ang mga hukom ay namangha din. Ang pinakamasayang tao, syempre, ay Master Reed mula sa pamilya Shaolin. Si Chalk ang pinakamahuhusay na tao sa nakababatang henerasyon ng kanilang pamilya. Mayroon din siyang mahusay na kasanayan sa produksyon ng elixir. Tiyak na hindi nabigo si Chalk sa kompetisyon. Pop! Ang Cox Cauldron ay nag-vibrate bago ito inilabas ng malakas na tunog. Si Chalk ay nagtaas ng purong puting elixir mula sa palayok. Ang elixir ay may layer ng hangin sa paligid nito, at mukhang napakasaya. Ang host ay kumuha ng maingat na pagtingin sa elixir at sinabi, "Chalk, mangyaring sabihin sa amin, ano ito?" Sumigaw ang Chalk, "Ito ang solusyon sa Soul Solution. Maaari itong mapabuti ang paglilinang ng isang tao at kalmado ang kaluluwa ng isa, maaari rin itong pigilan ang anumang masamang intensyon." Ang mga hukom ay nodded. Ang paglalakbay ng paglilinang ay isang matigas. Mahirap na mag-upgrade ng antas ng isang tao sa sandaling naabot na ang antas ng Marshall Marquis. Bukod sa pangangailangan para sa pagsasakatuparan sa sarili, kailangan din ng isa upang maiwasan ang anumang masamang intensyon mula sa pag-abot sa kanilang mga isip. Kaya, ang solusyon sa Soul Solution ay isang kayamanan sa lahat ng mga cultivators. Ang bawat tao'y namangha sa pamamagitan ng Chalk. Mukhang Chalk ang nagwagi ng kompetisyon. Ang isa ay dapat na napakamahuhusay at mahusay na maakit ang elixir cloud. Si Isabella ay nadama ng labis na nakita niya ang elixir cloud. Tila tulad ng walang pagkakataon na maging isa sa mga nangungunang tatlong nanalo sa kompetisyon. May 2 minuto lamang ang natitira. Ang kaldero ni Daryl ay nagliko pa rin, ang elixir ay hindi pa nakompleto. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Daryl, kahit na nakita niya ang elixir cloud. Ang walang katapusang maliwol na elixir ay nag-record ng ilang mga elixir na maaaring makaakit ng natural na fenomena. Nang gumawa si Daryl ng makajos na tableta, hindi ito gumuhit ng elixir cloud, kahit na ito ay isang napakabihirang isa. Nagtaka siya tungkol sa dahilan din. Sa wakas ay nakilala ito ni Daryl matapos niyang basahin ang walang katapusang manyawal ng elixir. Ang makajos na tableta ay isang antas ng epektibong daluyan. Ito ay isang pinuno lamang ng enhancer, na maaaring makatulong sa cultivator na masira sa isang antas. Bukod sa na, wala itong iba pang kapakipakinabang na epekto. Hindi nito mapapabuti ang mga kasanayan o lakas ng kultura ng mga kultura, maaari lamang itong tulungan silang masira sa isang antas. Ang ganitong elixir ay hindi makakaakit ng isang likas na kababalaghan. Final minute, ang host ay inihayag. Ang focus ng lahat ay nasa Daryl. Si Kent ay nagtuturo sa Daryl at tumawa. Ang lahat ay nakompleto ang kanilang elixir, at tanging ang taong iyon ay nakikipaglaban pa rin sa palayok. Daryl, ano ang ginagawa mo? Sinusubukan mo bang maging nakakatawa? Siya ay tumawa. Ang karamihan ng tao ay tumawa sa kanya. Ang buhay sa isang batas ay isang joke. Kent,
Maaari mo bang ihinto ang nakakahiya, Daryl? Nagagalit si Megan. Siya ay sustol habang hinaila niya siya. Paano siya maaaring magpahiya sa Daryl? Ang lalaki ay gumawa ng isang elixir na nakaligtas sa buhay ni Nancy sa panahon ng huling pagliliwaliw. Kahit na wala siyang mga kasanayan sa tuktok, siya ay darating upang lumakad sa gawain. Ang kanyang lakas ng loob ay nararapat na makomplim. Tingnan mo ano ang nasa kalangitan. Ang isang tao ay sumigaw. Ang bawat tao ay tumangala habang sila ay tahimik. Tatlong maapoy na pulang ulap ang natipon sa kalangitan, direkta sa ibabaw ng Daryl. Ang mga tatlong elixir cloud. Kabanata 331 ang buong Neptune Square ay nahulog sa isang instant. Ang tatlong maalab na pulang elixir cloud ay patuloy pa rin sa itaas ng ulo ni Daryl. Ang karamihan ng tao ay nagtapon ng kanilang pagtawa at tinitigan sa Daryl sa isang pagkaulo. Sila ay shocked hindi makapagsalita. Paano? Paano ito posible? Tatlong elixir clouds. Si Daryl ay hindi lamang pinuhin ang isang tableta sa loob lamang ng 10 minuto, kahit na siya ay nakakuha ng tatlong elixir cloud. Ang puso ni Isabella ay marahas na may kaakit-akit at kagalakan. Hindi siya maaaring maniwala sa kanyang mga mata. Ito ay ang kanyang pitch ng pino ng refinantal ng mag-aaral na lumampas sa kanyang sarili. Si Megan ay nasa shock habang tinitingnan niya ang marunong sa Daryl mula sa ibaba ng labanan sa yugto. Alam niya na maaaring i-refinline ni Daryl ang mga table tasks, ngunit hindi ko naisip na ang kanyang karunungan ay magiging mataas. Kahit na ang chalk ng Shaolin Sekta ay maaari lamang makaakit ng isang solong elixir cloud. Gayunpaman, si Daryl ay nakakuha ng maraming bilang tatlong ulap. Sa sandaling iyon, ang bawat isa sa mga hukom ay tumayo mula sa kanilang mga upuan. Paano maaaring maging kahangahangang kaguluhan ang isang elixir assistant? Ang hangin na inilabas mula sa Daryl's elixir cauldron ay nag-vibrate sa nakapalibot na hangin. Sa susunod na sandali, isang maliwanag na pulang pil ang bumaba mula sa elixir cauldron sa isang flash at nakarating sa kamay ni Daryl. Oras ng up, sumigaw ang host ng malakas. Ang tuwang ng buong lugar ay agad na naayos sa pulang pil na ito. Ang host ay dumadaloy sa Daryl dahil hindi niya mapigilan ang kanyang kaguluhan at mausisa, nagtanong, tinatanong ko ba ang kalahok na ito? Paumanhin, ibig kong sabihin elixir assistant. Ano ang tabletang ito? Idan ni Daryl ang pil at sa malinaw na sinabi, hilang babaguhin ang tableta. Langit pagpapanumbalik ng tableta. Ang katawan ni Isabella ay agad na nanginag. Ang mga hukom ay abala din sa pag-usapan sa kanilang sarili. Ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay isang napaka-mystical pil. Malawakang kilala na hindi lahat ay maaaring maging isang tagapagsanay. Ang ilang mga tao ay hindi makagawa ng tamang panloob na energies habang ang kanilang mga meridian ay hinaranggan sa kapanganakan. Hindi nila maaaring linangin anuman ang anumang pilso ng elixir na kinuha nila o anumang mga aral ng guro. Ito ay isang hindi mapagkakatiwala ang kapighatiang depekto. Gayunpaman, ang Langit Restoration Tableta ay ang tanging lunas para sa depekto na ito. Sa sandaling iyon, ang madla ay nasa isang pinainit na talakayan. Kahit na hindi pa nila narinig ang langit ng pagpapanumbalik ng langit, alam nila ang anumang pil na si Daryl ay pino ay dapat na hindi pangkaraniwang. Si Daryl ay magiging nagwagi ng paghuhusga mula sa kanilang mga reaksyon. Ang mga white-clothed na kabataan ay nakakuha lamang ng isang elixir cloud. Samantala, pinamahalaan ni Daryl ang tatlong ulap. Ang pil na Daryl ay pino ay dapat na ng isang mas mataas na kalidad at rarer kaysa sa puting nakadamit na kabataan, paghusga lamang mula sa elixir clouds Daryl na aakit. Isang bagay na hindi inaasahang pagkatapos ay nangyari. Ang isang sexy at payat na figure ay tumayo sa yugto ng labanan at lumakad patungo sa host. Ito ay ang chair lane ng Elixir Association, Ophelia Lane. Wow! Ang tingin ng lahat ay agad na nakatuon sa kanya. Ang Ophelia ay napakaganda na ang sinumang tao ay maupong makita ang kanyang magandang hitsura. Ibinigay ni Ophelia ang Daryl isang sulyap ngunit hindi nagsasabi ng isang salita. Kinuha niya ang pil mula sa kamay ng host at mahinang sinabi, ang pangga na ito ay tila isang kabiguan. Ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay naitala upang maging madilim na pula, habang ito ay maliwanag na pula.
ito ay walang epekto kapag natupok. Pinatay ni Ophelia ang kanyang ulo patungo sa Daryl at sized sa kanya bago sumisigaw na nagsalita, "Dapat kang maging Daryl." Sinabi ng katotohanan, ang iyong kakayahang maakit ang tatlong mga ulap ng elixir ay nagpapatunay na ang iyong mga kasanayan sa pagpino ng pil ay nasa ibang antas. Ito ay kapaspalad hindi mo matagumpay na mapipigilan ang langit ng pagpapanumbalik sa langit. Patuloy na magtrabaho ng husto at good luck. Sana, magagawa mong mahanap ang tamang paraan ng pagpipino ng hitsa ng pagpapanumbalik ng pilisa sa lalong madaling panahon. Ang tinig ni Ophelia ay hindi malakas, ngunit ang lahat ng naruroon ay maaaring marinig ang kanyang malinaw. Master Reed, Master Leonard, at ang natitirang mga hukom ay nodded ang kanilang mga ulo sa kasunduan sa mga pandinig ng mga salita ng Ophelia. Kabanata 332 ang katotohanan na ang Daryl ay nakakuha ng tatlong mga ulap ng elixir na tunay na nagulat sa mga hukom. Gayunpaman, nadama ng mga hukom na ang Langit Restoration Pill na Daryl Pino ay hindi tumutugma sa kung ano ang inilarawan sa kanilang mga record sa maingat na pagsusuri. Ang Master Reed at ang natitirang mga hukom ay nagkaroon ng kanilang mga speculation na pinalakas pagkatapos na makapasa sa paliwanag ni Ophelia. Matapos ang pagsasaalang-alang, naniniwala sila na hindi posible para sa isang katulong lamang si Elixir na pinuhin ang gayong magandang baybayin tulad ng taha ng panunokso sa langit. Ito ay lubos na imposible. Si Daryl ay lihim na hindi nabibilang nang hindi nagsasabi ng isang salita. Ito ay imposible para sa kanya upang mabaygo. Ang paraan ng pag-aayos para sa langit ng pagpapanumbalik ng langit ay malinaw na naitala sa walang katapusang elixir manual at Daryl nang tama ang natapos na bawat hakbang. Iniisip ni Isabella na siya ay magiging kampiyon sa oras na ito, ngunit lubusan siyang nabigo sa mga salita ng pagdinig ng Ophelia. Paano mabibigo ang pagpipino ng langit ng pagpapanumbalik ng langit? Si Isabella ay napakalakas. Siya ay nasa ulap siyam na sandali lamang ang nakalipas at bago dalhin sa lupa. Ang karamihan ng tao sa ibaba ng entablado ay sumabog sa pagtawa pati na rin. Nabigo ang pagpipino kahit na matapos ang lahat. Si Kent ay hindi nagtanim at sinabi kay Megan. Narito, tulad ng sinabi ko, paano posible para sa live-in na ito sa isang tao na malaman ang pagpipili ang pil? Siya ay nagpapanggap lamang at ngayon ang kanyang buong batas ay nabigo, haha. Si Kent ay nagulat na mas maaga at tunay na naisip ni Daryl ang mga kakayahan upang pinuhin ang gayong bihirang tableta. Ito ay isang maling alarma. Si Kent ay napakalakas sa sandaling iyon habang tinitigan niya ang Ophelia sa pagtatanghal na naging kasiya siya sa kanyang mga mata. Ito ay hindi sorpresa siya ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association sa mga tunay na matalim na mga mata ng kanya. Sa huli ay inilagay ni Ophelia ang makalangit na tambalan ng talahanayan sa talahanayan at bumalik sa kanyang upuan bago suriin ang mga pills ng elixir ng iba pang mga kalahok sa mga hukom ng panel. Ang mga resulta ay nagpa siya pagkatapos ng 10 minuto. Ang hukbo ay excitedly sinabi, "Oo, tumira sa lahat. Ang kompetisyon ay natapos na. Magbibigay tayo ng mainit na round ng palakpakan sa Jiangnan Elixir Association Chairlady, Ophelia Lane habang inihayag niya ang mga resulta ng kompetisyon. Wow! Ang madla ay nakakagambala." Tumayo si Ophelia at lumakad patungo sa Battle Stage Center sa gitna ng sabik na kapisahan ng karamihan. Siya ay isang kagandahan pagkatapos ng lahat. Ang mga gazes ng lalaki ay agad na naayos sa Ophelia dahil sila ay muli pa sa pagkamangha sa kanyang walang kamali-mali figure at kaakit-akit hitsura. Ang pagkabigo ng refinantal ni Rormel ay isang paglipas lamang ng pag-aalis ng mga madla. Ang mga hinahangaan ng mga beauties ay mas kasiya siya kaysa sa panonood ng kabiguan ng elixir assistant. Tinanggihan ni Ophelia ang isang lugar at malumanay na sinabi, "Ipinahayag ko ang kampiyon ng kompetisyon ng elixir ngayon ay si Chuck Did mula sa Shaolin Sect. Mahusay na." Ang buong Neptune Square ay lumubog sa palakpakan muli sa pagdinig sa pahayag. Ang Ophelia ay nakangiti at nagpatuloy, ang ikalawang runner-up ay Sally Cooper mula sa Shaoyao Sekta. Si Daryl ay lubos na hindi makapagsalita. Ito ay kaya F**king kakaiba, hindi ko nabigo sa pinuno ng mga table tas. Mula nang nakuha ko ang walang katapusang elixir manual, ang bawat pinipilit na pinisan na ginawa ko ay matagumpay.
nakaaakit pa rin ako ng mga ulap ng elixir, paano ko mabibigo pa rin? Hindi posible. Maaaring ito ay mali ang Ophelia. Isang barrage ng mga tanong na nagbombarded isip ni Daryl dahil napansin niya na sinadya si Mabella sa bagay na ito. Ibinigay niya sa kanya ang isang mapait na ngiti at sinabi, "Ikinalulungkot ko, Miss Monte." Si Isabella ay halos pinarangalan na pilitin ang isang ngiti at iniwan ang kanyang ulo. Mabuti, hindi ko sisihin. Gayunpaman, ang kanyang tinig ay nagdala pa rin ng malaking pagkabigo. Kabanata 333, Daryl na dama medyo nahirapan mula sa nakikita Isabella hindi blamang sa kanya. Si Miss Monte ay tunay na isang mapagbigay na tao. Sa sandaling iyon, biglang nadama ni Daryl ang isang chill na nagmumula sa malapit. Tumingin siya patungo sa direksyon na iyon at nakita ang malamig na mga pinipigil na pag-aalis ng Abbas Mother Serendipity. Daryl furrowed kanyang kilay. Ano ang nangyayari? Bakit siya nakatingin sa akin tulad nito? Ang Abbas Mother Serendipity ay napaka-eleganteng, pino, at may magandang pagkatao din, kaya bakit siya ay naghahanap sa akin tulad ng ako ang iyong mortal na kaaway? Hindi ko iniisip na may mga grudge sa pagitan namin, tama. Bilang si Daryl ay nag-iisip, natapos na ang Ophelia na ipinahayag ang mga resulta ng kompetisyon at ang Abbas na ina Serendipity ay biglang tumayo sa sandaling iyon. Ang kanyang magagandang mata ay nagbigay ng Daryl ng isang ipinagbabawal na hawak na may pagkapuot at galit habang ang kanyang kaaya-ayang katawan ay nagmaya sa isang di nakamamatay na layunin. Ang Abbas na ina Serendipity ay struggled upang i-hold ang kanyang sarili pabalik sa panahon ng kompetisyon. Ito ay tunay na isang insulto sa Epixer kompetisyon na ang isang baluktot na tao tulad ng Daryl ay maaaring kahit na dumalo ito. Gayunpaman, hindi niya naisip bilang isang katulong na elixir, si Daryl ay pupunta hanggat ang paglagay ng isa pang kalahok sa kalagitnaan ng kompetisyon. Ang pagkakaroon ng gayong kasuklam-suklam na tao na lumabag sa kanyang sariling kapatid na babae na mag-refin ng mga table tasks sa langis ay tunay na nahihirapan sa kompetisyon ng elixir. Si Daryl ay naguguluhan. Nagtaka siya kung ano ang nais ng Abbas Mother Serendipity mula sa kanya. Daryl, pumunta sa impyerno. Ang Abbas Mother Serendipity ay kumilos sa kanyang palso upang bunutin ang isang puting longsword at itinuturo papunta sa Daryl bago walang babaeng nagsasabi, paano maaaring maging isang kasuklam-suklam na disipulo na gusto mo ang kompetisyon ng elixir? Nakagawa ka ng ganoong kasuklam-suklam at hindi patawad na batas. Ang lahat ng anim na alagad ay marangal na tao. Paano natin maiugnay ang ating sarili sa isang taong katulad mo? Hindi ka dapat maging mabuhay. Dapat kong eksaktong retribution sa ngalan ng langit ngayon. Ang Abbas Mother Serendipity ay nakakabit sa kanyang longsword mahigpit at agad na naglalayong patungo sa dibdib ni Daryl matapos itong matapos ang kanyang mga salita. Siya ay walang awa na nagpunta para sa pagpatay ng suntok. Sampain, ay Abbas ina Serendipity mabaliw. Siya ay napakaganda pa kaya hindi makatuwiran. Si Daryl ay hindi pa rin nasaktan sa kanya bago. Sinubukan ni Daryl na yumigtad, ngunit ang ABB Abbas Mother Serendipity ay masyadong mabilis at nasa tabi ko sa isang blink ng isang mata. Ito ang wakas. Si Daryl ay walang pag-asa habang siya ay nadama ng isang mapanlinlang na aura na matatag na nakalock sa kanya sa lupa. Ano? Nagulat ang karamihan ng tao na makita ang tanawin na ito. Ano ang nangyayari? Bakit biglang atake ang Abbas Mother Serendipity Daryl? Si Kent na nasa ibaba ng yugto ay hindi maipaliwanag ng masakit at sinabi kay Megan, tingnan mo ang iyong mabuting kapatid. Dapat siya ay napinsala sa babaeng mga alagad ng MA Sekta. Kung hindi man, bakit ang Abbas na ina Serendipity ay nagagalit? Ang longsword ay tungkol sa dibdib ni Pierce Daryl. Ophelia agad pumunta sa Daryl at tumayo sa harap niya sa ganitong mahalagang sandali. Inuunat niya ang dalawang daliri at mahigpit na nakanganga sa taybak ng Abbas Mother Serendipity. Maaaring i-hold ng Ophelia ang pag-atake sa kanyang dalawang daliri. Halos ang buong karamihan ng tao ay naghuhugad sa instant na iyon. Ang Abbas Mother Serendipity ay isang napakalakas na EMEI Sected Elder. Ang kanyang pag-atake ay kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang Ophelia ay talagang nakapagtatag ng isang mabangis na pag-atake. Ang bawat tao'y lubusan na nagulat.
Ito ay naka-out ang sexy at kaguluhan ng Elixir Association ng Cherlei ay isang eksperto din. Ang Abba's mother Serendipity ay nagbubuga ng kanyang mga kilay habang sinubukan niyang ilipat ang balabal ng Tayback ngunit hindi ito maaaring maging union. Ophelia smiled mahina at sinabi, Abba's ina Serendipity, ikaw ay isang kilalang tao mula sa EMEI sekta. Tila hindi naaangkop para sa iyo upang masuri ang isang tao sa panahon ng Elixir Competition. Kabanata 334 na Ophelia glanced sa Daryl bago magpatuloy. Kung may anumang mga grudges sa pagitan ng pareho sa iyo, isaalang-alang ang pag-aayos nito ng pribado. Bilang chairlady ng Jiangnan Elixir Association, hindi niya pinapayagan ang naturang insidente na mangyari. Ginamit ni Ophelia ang kanyang mga daliri at malumanay na pamitik ang talam sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Ding! Ang isang matalim na nagre-risbreng mula sa Tayback bilang Abba's ina Serendipity na dama ang isang alon ng enerhiya laban sa kanya at maaaring bahagya hawakan sa longsword bago staggered ng ilang mga hakbang pabalik. Miss Lane, Daryl ay isang kakilat-kilabot na tao. Nilabag niya ang kanyang kapatid na babae at sinaktan pa rin siya ng kanyang pamilya. Paano maaaring may isang tao ang karapatan na tumayo sa ibabaw ng labanan na ito? Ang Abba's mother Serendipity exclaimed sa galit. Ang karamihan ng tao ay nasa isang kaguluhan sa pagdinig sa kanyang mga salita. Nagsimula silang humahatol at buntong Daryl. Hindi ko maniniwala na ang Liv. Ina ito ay isang tao. Ito ba ay isang bagay na gagawin? Ng isang tao. Sa sandaling iyon, hindi maaaring pigilan ni Kent ang kanyang pagtawa. Tila Daryl indulges ang kanyang sarili sa tulad ng mga gawain kahit na sa lawak ng kanyang kamay sa kanyang sariling kapatid na babae-in-law, TSK. Megan hindi sinasadyabit ang kanyang labi ng mahigpit. Naniniwala siya na Daryl ay hindi nauri ng tao. Gayunpaman, inihayag ng Abba's mother Serendipity ito sa panahon ng isang okasyon. Paano ito magiging mali? Ang pagpapahayag ni Daryl ay namumula sa galit habang tumayo siya sa entablado. Ang Abba's na ina Serendipity ay hindi alam ang katotohanan, at pa siya dared kumuha ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay nang walang pag-unawa anumang bagay. Daryl stepped forward at walang bilang sinabi, Abba's ina Serendipity, sinasabi ko sa iyo ngayon na hindi ko nagawa ang ganoong bagay. Siya pa rin ay darating upang magtaltalan. Ang Abba's mother Serendipity's chest trembled with rage. Sinabi ng Old Master Darby na ito mismo na lumalabag si Daryl kay Rebecca. Paano ito maaaring maging hindi totoo? Ang brat na ito ay walang mga lakas ng loob na umamin sa kanyang sariling mga aksyon. Siya ba ay isang lalaki? Ang pag-iisip ng inaben na ina ay nahihirapan. Hindi maaaring makatulong si Ophelia ngunit tumitig sa Daryl sa isang sandali. Abba's mother Serendipity, ang kanyang aksyon ay tunay na lumabag sa code ng martial arts mundo, ngunit kami pa rin sa gitna ng isang kompetisyon. Marahil ay dapat kang hamina. Tumingin si Ophelia sa Daryl at sinabi, sumama ka sa akin. Siya ay dahan-dahan na lumakad sa yugto ng labanan sa Daryl na sumusunod sa likod niya. Lumakad sila sa likod ng hand kung saan pinalitan ni Ophelia ang kanyang mga hakbang at pinatay ang kanyang sarili patungo sa Daryl. Interesado ka ba sa pagbisita sa Elixir Association? Ang katotohanan ay sinabi, Ophelia ay isang kahanga-hangang kagandahan. Siya ay walang kamali-mali mula sa bawat pananaw sa pagkakita sa kanya mula sa isang malapit na distansya. Siya ay matangkad, slim, ay may mga payat na binti, at isang magandang mukha. Walang kahit isang di kasakdalan sa kanya. Ang kanyang kapanahunan ay simpleng kaakit-akit sa pagdaragdag ng kanyang bahagyang kulutin mahaba ang buhok. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Daryl ay nanatiling walang malasakit at walang pangalawang pag-iisip, hindi ako interesado. Ano ang paggamit ng gayong kagandahan? Ikaw ay dapat na ang chairlady ng Elixir Association. Walang mali sa langit ng pagpapanumbalik ng langit na pino, pinirito ako ay hindi ako matagumpay dahil ang kulay ay hindi tama, naisip Daryl. Nadama ni Daryl na ang kanyang mga saloobin at interes ng Ophelia ay hindi nakahanay. Naturally, hindi siya magiging interesado. Hindi interesado. Pinasisigla ni Ophelia ang kanyang mga kilay habang natagpuan niya ito nakakatawa. Ang mga hindi mabilang na tao ay nais na maging malapit sa kanya dahil siya ay ang chairlady ng Elixir Association.
ang imbitasyon mula sa Ophelia ay hindi lamang mangyayari sa sinuman kahit na sa kanilang mga wildest ng mga pangarap. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Daryl kaya kusang loob. Napakaganda. Ophelia Mausisa nagtanong, bakit hindi mo gustong pumunta? Daryl bluntly sumagot, walang mali sa langit pagpapanumbalik ng pil na pinoko at sinabi mo na nabigo ako. Dahil dito, hindi ako interesado sa iyo o sa iyong tinatawag na Elixir Association. Kabanata 335 ang Ophelia ay nakangiti kapag narinig ang mga salita ni Daryl at sinabi, paano mo malalaman ang langis ng pagpapanumbalik ng langit na pinuno mo na hindi nabigo? Si Daryl ay nakangiti ng malinaw at may tiwala na sumagot, hindi ko nabigo sa mga pinipilit na table task. Mahirap mabigo sa isang kahangahangang aklat tulad ng walang katapusang manyawal ng elixir. Ang Ophelia ay nodded sa kanyang ulo. Ikaw ay isang kawili-wiling bata na may gayong tiwala. Dapat mong malaman na mula pa noong ako ay naging chairlady ng Jiangnan Elixir Association, walang dared upang tanggihan ako tulad ng ginawa mo. Kay. Kahit na build up na Pinandel Masters at ang anim na sekta ay exters sa akin, ngunit ikaw maglakas loob tanggihan ang aking imbitasyon sa Elixir Association. Daryl laughed nang hindi nagsasabi ng isang salita bilang siya natagpuan ang kanyang pagmamataas na kakatawa. Mas maganda ang hitsura mo sa akin at payo ka na sa akin ng isang bata. Isipin ni Daryl. Sa sandaling iyon, biglang nakangiti at pinaniniwalaan ni Ophelia ang, Kid, ang katotohanan ay ang Pildores na pinipigilan mo ay tunay na deal. Hindi mo nabigo sa pagpino ng pil, 1/5 kung ano. Daryl furrowed kanyang kilay. Mapahamak, ano ang nangyayari? Malinaw na nagtagumpay ako kaya bakit mo sinabi na nabigo ako ngayon? Ang isang bagay ba ay makulimlim pagpunta? Ay iisip ni Daryl. Nakita ni Ophelia na si Daryl ay napuno ng galit at patuloy na nagpapaliwanag, naiintindihan ko na dapat kang maging hindi nasisiyahan sa kinalabasan, ngunit ginawa ko ito para sa iyong sariling kabutihan. Isipin mo, ano ang mangyayari na ipinahayag ko sa publiko ang bamtong pagpapanumbalik ng langit na pinuno mo talaga? Ano ang mangyayari? Si Daryl ay nakangiti ng walang timbang at hindi hinihiling, kung ano ang mangyayari ay ang Miss Monte ay makoronahan na kampyon. Ang Ophelia ay nagising sa kanyang ulo. Alam mo ba kung bakit ako tumawag sa iyo ng isang bata? Ito ay dahil wala ka sa edad. Dapat mong malaman ang maraming mga miyembro ng kilalang pamilya ay dumating upang panoorin ang kompetisyon ngayon at kabilang sa mga ito ay ang mga mayaman at makapangyarihang mga bata na para sa iba't ibang mga kadahilanan ay hindi makapag-live-in it. Kung alam nila na maaari mong pinuhin ang langit pagpapanumbalik ng tableta na magpapahintulot sa kanila na linangin, hindi ba sa palagay mo ay makakakuha sila at pinipilit mo na pinuhin ang mga table task para sa kanila? Ito. Daryl calmed down sa pandinig ang kanyang mga salita. Nadama niya ang isang maliit na pagkabalisa pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Tama ang Ophelia. Ang Daryl ay nasa panganib na ang katotohanan sa kanya na mapipilit ang langit ng pagpapanumbalik ng langit ay ipinahayag sa panahon ng kompetisyon. Gagawin nila ang lahat ng magagawa nila upang makuha ang kanilang mga kamay sa langit restoration pill mula sa Daryl. Hindi maaaring makatulong si Daryl ngunit tingnan ang Ophelia. Siya ay tunay na mature sa kabila ng halos mas matanda kaysa sa kanya. Siya ay maayos na isinasaalang-alang ang kanyang mga saloobin at pagkilos. Nagpatuloy si Ophelia, may isa pang dahilan. Ang kompetisyon ng elixir na ito ay inorganisa ng anim na sekta. Ikaw lamang ay isang simpleng katulong na elixir at hindi kahit sa alinman sa anim na alagad ng anim na sekta. Saan dapat na pinuhin ng kanilang reputasyon ang pinakamahusay na tableta? Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko maipahayag sa publiko ka at Isabella bilang kampyon. Huwag mag-alala, magkakaroon ako ng Elixir Association magpadala ng gantimpala sa Isabella ayon sa pamantayan ng isang kampyon sa sandaling ang kompetisyon ay tapos na. Ang Ophelia ay puno ng paghanga para kay Daryl. Siya ay isang ganap na mahuhusay na tao para sa pagiging maakit ng tatlong elixir cloud sa tulad ng isang batang edad. Gayunpaman, hindi niya alam na ang Daryl ay hindi lamang makaakit ng mga ulap ng elixir kundi madaling makaakit ng kulog at kidlat sa panahon ng pagpipili ang pil. Ang kondisyon ay kailangan niya ng sapat na oras at sangkap.
Daryl shrugged kanyang balikat at sinabi, "Fine, makipag-ugnay sa Miss Montes sa sandaling ang lahat ay tapos na at isyo ang kanyang gantimpala." Ang Ophelia ay malumanay na nodded sa kanyang ulo at ngumiti. "Sa lahat ng katapatan sa bata, ikaw ay tunay na isang pilled-up na pinipizen na henyo. Interesado ka ba sa pagiging aking mag-aaral? Pagiging kanyang baguhan." Hindi maaaring makatulong si Daryl ngunit tumawa at tiyak na shook kanyang ulo. "Sorry, hindi ako interesado." Umalis siya sa likod ng yari sa lalong madaling panahon matapos niyang matapos ang kanyang mga salita. Si Daryl ay lubos na hindi makapagsalita nang naisip niya ang nang yari sa panahon ng kompetisyon sa kanyang paglalakbay sa bahay. Mapahamak. Ngayon ay isang gulo. Una, ito ay abos ina serendipity na nais na pumatay Daryl dahil sa isang bulong-bulungan na rinig niya sa isang lugar. Pagkatapos ay pinasadya niya ang toha ng panunupil sa langit na malinaw na makakatulong sa Isabella na maging kampyon ngunit sinabi ni Ophelia na hindi ito maipahayag sa dulo. Ang pinaka nakakatawa sa lahat ay ang Ophelia kahit na nais Daryl upang maging kanyang apprentice. Ano ang elixir pill na hindi niya mapipigilan ang walang hanggang elixir manual tulad na kailangan niya ang Ophelia upang maging kanyang tagapagturo? Ang oras ay alas 8. Si Daryl ay nakaupo sa sopa pagkatapos ng hapunan at pinapanood ang ilang telebisyon sa Lily. Ang pagpindot sa kanyang asawa habang nanunood ng telebisyon ay isang kahangahangang bagay na gagawin pagkatapos ng mahabang at mahirap na araw. Ang bagay na ginawa sa kanya happiest ay kailan ng tawag sa telepono bago matulog. Kabanata 336 na Daryl ay nasa sabik sa pamamagitan ng tawag ni Silan na hindi siya makatulog. Ang sunol na buhay ng buhay ng buhay ay pinawalang bisa ang pamilya ng Dixon. Si Timothy Dixon, ang patriarka ng pamilya ng Dixon ay namatay sa ilalim ng mga plano ni Kaylan. Ang kanyang apat na stepsons Zephyr, Nimbus, Levin, at Vault ay nakuha at nakalock sa bulsang seleksyon ng Eleuther Life Palace. Donahue na dati palampasin ni Daryl mahigit 300 beses at hindi nakuhang muli mula sa kanyang mga pinsala na natanggap ng maraming higit pang mga slashes kapag ang Eternal Life Palace sekta ay nag-aalis ng pamilya ng Dixon. Gayunpaman, nawawala ang katawan ni Donahue kapag na-clear nila ang larangan ng digmaan. Sinabi ni Kayla na hindi ma-enraw ang Donahue pagkatapos ng paghihirap tulad ng mabigat na pinsala. Si Kayla ay humihihip sa dulo ng kanilang pag-uusap. Hallmaster, ang pamilya ng Dixon ay nakagawa ng lahat ng uri ng mga vil acts dahil ang kanilang pangunahing kita ay nagmumula sa prostitution at pagsusugal. Nagmamay-ari sila ng ilang malalaking hotel na kasangkot din sa ilegal na industriya ng sex, kasino, at kahit napigilan ang mga lokal na residente. Ang mga residente ng Yunjo City ay hindi nasisiyahan ngunit hindi maglagay ng salita laban sa pamilya ng Dixon. Si Daryl ay nasa sabik at pinalayas habang pinalayas niya ang kanyang mga kilay. I shut down ang lahat ng mga iligal na negosyo. Hindi namin dapat mapangapi ang mga lokal sa sandaling makuha namin ang pamilya ng Dixon. Naiintindihan mo ba? Dapat lamang tayong magsagawa ng tamang mga negosyo at walang iligal. Nauunawaan. Daryl rushed sa Hexad School maaga sa susunod na umaga. Si Daryl ay nagalak sa pagwawakas ng pamilya ng Dixon at natulog ng may naunang gabi. Siya ay nirefresh at pinalakas kapag siya ay nagising sa umagang iyon. Nakita niya na dumating na si Dax nang makarating siya sa silid-aralan. Lumakad si Daryl patungo sa Dax na may isang ngiti na may ngiti at nadama ang isang bagay sa kapaligiran ng silid-aralan habang siya ay nakaupo. Ang mga tao sa paligid ng Daryl ay tumingin sa kanya na may mga mata ay puno ng panlilibak at pangungutya habang sinusubukang i-hold ang kanilang pagtawa. Daryl sighed. Walang alinlangan na dapat nilang malaman ang tungkol sa nangyari kahapon sa kompetisyon ng elixir. Daryl nagpanggap na hindi nakita ang mga ito at ngumiti sa Dax bago mahina sabihin, "Dax, mayroon akong mabuting balita para sa iyo. Ang pamilya ng Dixon ay na-eradicated." Ang naturang mabuting balita ay natural na dapat ibahagi sa mabubuting kaibigan. Tinatawanan ni Dax ang mga salita ni Daryl. "Daryl, alam ko ang tungkol sa huling gabi na ito. Naririnig ko wala sa kanila ang natitira. F**CK, masaya ako sa pag-iisip lamang tungkol dito." Nagpatuloy ang Dax, "Ito ay isang awa na hindi ko alam kung sino ang ginawa nito,
maliban na muli kong pasalamatan siya. Ang isang medyo figure ay pumasok sa silid-aralan bilang tapos na ang Dax. Ito ang kanilang guro, Isabella. Ang kanilang unang aralin ay alchemy. Isabella ay nagsusuot ng isang esmeralda berdeng damit na. Tumingin Maderno at Pino. Miss Monte ay isang tunay na kagandahan. Ang ilan sa mga lalaki na mag-aaral sa klase ay hindi maaaring makatulong ngunit exclaim. Gayunpaman, ang lahat ay maaaring sabihin sa Isabella ay nasa masamang kalagayan ngayon. Nagkaroon ng isang sullen expression sa kanyang magandang mukha. Ito ay malinaw na siya ay nalulumbay pa rin sa pagkawala ng kompetisyon ng elixir kahapon. Si Daryl ay humihimok habang iniisip niya ang tungkol sa pagtingin sa isang pagkakataon upang kumonekta sa kanya. Sa sandaling iyon, naglingkod si Miles at sinabi, "Miss Monte, naririnig ko na lumahok ka sa kompetisyon ng elixir kahapon." Ang mga mag-aaral sa silid-aralan ay tumitingin sa Isabella noong nakikinig sa kanyang mga salita. Sa totoo lang, alam na ng lahat ang nangyari kahapon. Wala silang mga intensyon ng mukhang ng Isabella, ngunit gusto nilang kunin ang pagkakataon na mapahiya si Daryl. Si Isabella ay lumundag lamang habang ang kanyang mukha ay namumula sa puti mula sa pagbanggit ng kompetisyon ng elixir kahapon. Oo naman, ang mga milya ay tumingin sa Daryl na may mukha na puno ng panlilibak sa pagtingin sa Isabella nodding. "Daryl, alam mo ba kung paano pinuhin ang mga table tas? Bakit hindi mo tinulungan ang Miss Monte na manalo sa championship?" Ang ilan sa iba pang mga mag-aaral ay naglalakbay pagkatapos ng mga milya ang natapos ng kanyang mga salita. "Tama iyan, Miss Monte, mayroon kang masyadong maraming pananampalataya sa Daryl. Paano alam ng isang live-in na banal na lalaki kung paano pinuhin ang mga table tas?" "Eksakto, ang Miss Monte ay hindi mawawala ng masama kung hindi para sa kanyang pag-iisip sa paligid. Siya ay hindi kahit sa itaas sampu. Hindi maabugahin ni Daryl ang mga nakakaaliw na mga ito at kapansin-pansin lamang sa pagwawalang bahala." Si Isabella ay isang maliit na nababalisa at step in. "Lahat kayo, itigil ang pagbanggit nito. Sa totoo lang, ito ang aking sariling pagkakamali sa panahon ng kompetisyon ng elixir kahapon, wala itong kinalaman sa Daryl." Ang Declan ay hindi maaaring makatulong ngunit tumayo at sinabi, "Miss Monte, hindi mo kailangang ipaliwanag ang iyong sarili. Maliwanag sa lahat na Daryl ay nag-drug sa iyo pababa. Ikaw ay isang mabait na tao na ang dahilan kung bakit hindi ka magiging impolite upang sabihin ito." Tinutukoy ni Declan si Daryl at nagpatuloy, "Daryl, Miss Monte nawala ng masama dahil sa iyo. Wala kang anumang sasabihin para sa iyong sarili." Kabanata 337 Daryl ay lubos na hindi makapagsalita. *CK ang mga brats na ito. Si Isabella at ako ay lumahok sa epixer competition sa ating sarili. Ano ang dapat gawin sa alinman sa iyo? Kayo ay nagsasalita ng maraming bagay na walang kaparerekan, naisip Daryl sa galit. Si Daisy ay tumayo bago makapag-usap at mag-alis si Daryl. "Daryl, hindi ako naniniwala na mayroon ka pa ring mga guts na dito. Hindi ko kahit na maglakas loob pumapasok sa paaralan kung ako ang isa na wasak Miss Monte ng pagkakataon ng panalong. Hindi pa ay hold ng Dax ang anumang at pinalayas ang talahan na yan." Tumayo siya at tumingin sa paligid ng klase bago magsabog, "Mayroon ka bang mas mahusay na gawin? Ang pakikilahok ni Daryl at Isabella sa kompetisyon ay wala sa iyong negosyo." Ang buong klase ay agad na nahulog sa tahimik na pagdinig ng Dax. Si Declan ay ang tanging tumayo, bit ang bala, at sinabi, "Dax, sinasabi lang namin ito. Si Daryl mismo ay hindi nag-areglo tungkol dito, kaya bakit ka nang katwiran? Kaya kung ano kung ikaw ay isang makapangyarihang tao sa Donghai City. Ito ang paaralan ng Hexad at ang pakikipaglaban ay ipinagbabawal. *Q. Ang Dax ay walang pagsasaalang-alang para sa mga patakaran ng paaralan habang hinailan niya ang isang metal pipe mula sa kanyang desk drawer at lumipat patungo sa Declan. "Iwanan mo lang, Dax. Walang punto na nakikipagtalo sa kanila. Madalas na pinalaya siya ni Daryl." Si Daryl at Dax ay nakipaglaban sa unang araw ng paaralan at pinarusahan na magpatakbo ng 100 laps sa paligid ng sports field. Hindi niya nais na tumakbo muli. "Anong joke, Dax huffed at nakaupo pabalik. Daryl,
hindi ako naniniwala na maaari mong ilagay sa kanilang mga bagay na walang kaparerekan. Nadarama si Declan na nakapagpaliwanag pagkatapos makita ang Dax na nakaupo. Itinuro niya sa Daryl at sinabi, Daryl, malamang na wala kang natitira dahil alam mo na nasa mali ka. Ang buong silid-aralan ay sumabog sa pagtawa sa isang instant. Si Isabella ay nababalisa at sinabi, mga mag-aaral, sapat. Itigil ang pagdadala ng nakaraan. Simulan natin ang ating aralin. Sinabi ni Isabella na para sa Daryl. Nawala niya ang kompetisyon kahapon dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Hindi kailanman naisip niya na ang Daryl ay magiging isa na balikat. Ang klase ay nanirahan sa isang maliit na pagkatapos na marinig ang Miss Monte ng solding, ngunit maraming mga mag-aaral pa rin ang nagsalita ng tungkol sa Daryl. Sa sandaling iyon, ang mga yapak ay narinig ng pinto sa silid-aralan, at sumusunod dito ay isang kumatok sa pintuan. Excuse me, si Miss Monte. Ang buong klase ay agad na nakatuon sa kanilang pagtingin sa direksyon na iyon. Ang isang tao sa isang suit ay nakatayo sa pamamagitan ng pinto na malinaw na hindi isang ordinaryong tao sa kanyang pinong hitsura. Si Isabella ay magsisimula na ang kanyang aralin ngunit inilagay ang aklat aralin pababa sa pagdinig ng tunog. Iyan ay magiging akin. Sino ka ba? Ang mga mag-aaral ay lubhang kakaiba. Ang taong ito ay parang isang mabuting tao, maaaring ito bang makaligtaan ang knight ni Monte? Sa sandaling iyon, ang lalaki ay lumakad sa paghawak ng isang anti-gong kahon at papunta sa Isabella na may isang ngiti. Pagbati Miss Monte, ako ay isang elixir master mula sa Jiangnan Elixir Association. Ang pangalan ko ay Joel Seaworth. Narito ako upang ipakita sa iyo ang iyong gantimpala. O gantimpala, itinaas ni Isabella ang kanyang kilay. Hindi niya pinamahalaan upang makapunta sa tuktok sampu, paano siya makakakuha ng gantimpala. Sa sandaling iyon, ang buong silid-aralan ng mga mag-aaral ay namimagati. Ano ang nangyayari? Naging dila ba si Daryl kay Lubola at sinira ang kanyang mga pagkakataon na manalo? Bakit mayroon pa ring gantimpala? Si Daryl ay nakaupo sa pagkalito ng karamihan ng tao na may isang ngiti. Tila ang Ophelia ay isang mapagkakatiwalaang tao. Kahapon, sinabi ni Ophelia na magbibigay siya ng kabayaran para sa Isabella, at ngayon ay may isang taong dumating na maaga sa kanyang gantimpala. Kabanata 338 ang lalaki ay nagbigay ng kahon sa Isabella na may isang ngiti at sinabi, ang bihag na binanggit na ang iyong grupo ay ang tunay na kampiyon ng kompetisyon ng kahapon. Siya misjudged kahapon, mangyaring patawarin siya para sa error na ito. Miss Monte, mangyaring tanggapin ang gantimpala ng kampiyon. Ang lalaki ay lumingon at umalis sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita. Si Isabella ay agad na masindak habang tumayo siya sa harap ng klase. Ang mga resulta ng kahapon ay misjudged. Ang elixir pill na Daryl ay umabot ng higit sa 10 minuto upang pinuhin ang kampiyon. Hindi sinasadya ni Isabella ngunit glanced sa Daryl bilang nadama niya ang kanyang mga binti na nagpapahina. Siya ay isang guro para sa isang mahabang panahon at ito ang unang pagkakataon na nadama niya ang tulad ng pagsunod sa isang mag-aaral. Ang buong silid-aralan ay tahimik habang ang lahat ay namimagati. Ano ang nangyayari? Daryl ang live-in na anak na lalaki na inaw ay talagang nanalo sa championship ng Elixir Competition. Si Daisy at Daphne ay hindi ka maaaring makipag-usap habang tinitingnan nila ang di paniniwala na Daryl. Sa sandaling iyon, lumakad si Isabella sa kanyang takong patungo sa Daryl na may masayang mukha. Siya ay blushed ng kaunti, beat ang kanyang labi, at sinabi, Daryl, ito ay dahil sa iyo. Dalhin ang gantimpala na ito. Ibinigay niya ang kahon sa Daryl. Ang isip ni Isabella ay nag-aagawan pa rin hanggang ngayon. Hindi siya maaaring maniwala na nanalo siya sa championship. Ang buong sitwasyon ay nadama tulad ng isang panaginip. Gayunpaman, ito ay lubos na salamat sa mga pagsisikap ni Daryl na nagpapahintulot sa kanya na manalo. Naturally, ang gantimpala ay dapat na nabibilang sa kanya. Daryl smiled at shook kanyang ulo. Miss Monte, ikaw ay masyadong mabait. Ikaw ang kalahok sa kompetisyon. Paano ko makukuha ang gantimpala mula sa iyo? Dapat mong panatilihin ito. Sinabi sa katotohanan, ang Daryl ay walang mga intensyon na lumabas sa panahon ng kompetisyon ng Elixir. Hindi siya sumali sa kompetisyon sa ngalan ni Isabella ay hindi niya nakita ang kanyang pagkabigo.
hindi mahalaga sa kanya kung siya ay gagantimpalaan o hindi. Si Isabella ay maaaring magkaroon lamang umiti at tumango sa pagtingin sa pagtitiyagan ni Daryl at bumalik sa harap ng klase. Si Isabella ay wala sa isip habang tinuruan niya ang kanyang aralin. Si Sirs ay nakabukas sa kalagitnaan ng aralin at mahinang nagtanong, "Daryl, anong pill daw ang pinuhin mo kahapon?" Si Sirs ay hindi dumalo sa kompetisyon ng elixir habang siya ay may mga bagay na dumalo. Gayunpaman, narinig niya ang maraming tungkol sa kompetisyon bago dumating sa paaralan ngayon. Narinig niya ang isang disipulo mula sa Shaolin sect na Pino ang Soul Solution Pill. Na nangangahulugang ang pill na Daryl Pino ay dapat na mas mababa sa rail na solusyon sa Soul Solution. Iniisip ni Daryl sa isang sandali at ngumiti. Wala nang magkano, isang simpleng pill daw na elixir. Nang marinig ang kanyang tugon, si Sirs ay dahan-dahang nagtanong, "Daryl, maaari ba akong humingi ng pabor? Nais ng isang kaibigan ko na magkaroon ng pill Pilipino." Daryl smiled at sinabi, "Sure." Nadama ni Daryl na magiging bastos na tanggihan ang gayong magandang babae. Pagkatapos ng lahat, inanyayahan siya ni Sirs para sa mga pagkain ng dalawang beses ngunit hindi siya dumalo. "Hindi mo ba hihilingin sa akin kung anong pitchel ang gusto ng aking kaibigan?" Nagtanong si Sirs sa pagkabigla. "Maaari kong gumawa ng anumang pill na gusto nila," sabi ni Daryl plainly. Ang walang katapusang maliwol na elixir ay nag-record ng mga pamamaraan upang pinuhin ang higit sa 1,000 iba't ibang mga pills ng elixir. Daryl maaaring pre-free entin anumang pill dolo kaya mahaba ito ay hindi lubhang bihirang. Hindi maaaring makatulong si Sirs ngunit glanced sa Daryl isang pares ng higit pang mga beses. Ang bawat tao'y tumawag sa kanya ng isang mahusay para sa walang buhay sa isang manugang, ngunit hindi siya mukhang walang silbi. Ang Dax ay napuno ng paghanga para kay Daryl at Sotely na nakadirekta sa isang hinlalaki patungo sa kanya. Ang Daryl ay isang may kakayahang tao. Kahit na isang kagandahan tulad ng Sirs nagtanong sa kanya para sa tulong, naisip Dax. Pagkatapos ay tumingin si Dax patungo sa Sirs at sinabi, "Sirs, maaari ka ring makarating sa akin kung may anumang bagay na kailangan mo ng tulong. Mayroon akong mahusay na koneksyon sa Donghai City. Ipaalam lamang sa akin kung sino man sa Donghai City ang walang paggalang sa iyo, tiyakin ko." Sirs smiled at nagambala Dax bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Salamat, ngunit hindi salamat." Agad niyang pinatay ang kanyang katawan. Ang isang kagandahan tulad ng Sirs ay malinaw na kumikilos na mapagmataas at higit na mataas. Moverf asterisk tacker. Si Dax ay nagalit sa kanyang ulo habang nadarama at malambot na binulong sa kanyang sarili, "Hininga, siya ay tinanggihan lang ako. Siya ay tunay na isang femme fatale. Dax Sanders, isinara ang iyong bibig." Sa sandaling iyon, si Isabella ay tumitig sa Dax na may mga furrowed eyebrows. Gayunpaman, ang mga mata ni Isabella ay nagpakita ng isang magiliw na pagpapahayag kapag nakarating ito sa Daryl. Kabanata 339 ito ay alas 8. Ang lungsod ng Donghai ay tunay na inilalarawan mismo bilang isang makulay at nagdadalas-dalas na lungsod mula sa maliwanag na iluminado. Dumating si Daryl sa isang komunidad ng Villa sa mga suburb sa imbitasyon ng Sirs. Ang harap na mukha ng Villa na ito ay ang mga bata ay laban sa isang lawa. Ang lokasyon nito ay medyo magandang ngunit isang maliit na remote. Pinalayas ni Daryl ang kanyang mga kilay habang tumayo siya sa harap ng Villa at hindi maaaring makatulong ngunit. Tinanong, "Sirs, bakit mo ako dadalhin dito? Hindi ba ako dapat tulungan ang iyong kaibigan na pinuhin ang isang tableta?" Si Sirs ay napakaganda, kaakit-akit, at mahiwaga ngayong gabi kasama ang kanyang itim na slip dress. Sumigaw si Sirs sa inquiry ni Daryl at dahan-dahang sumagot, "Iyan ay dahil ang mga kaibigan ko ay narito. Ang aking pinakamatalik na kaibigan at ako ay may pagtitipon dito ngayon. Binili ko ang villa na ito kahapon lamang upang magsaya sa aking mga kaibigan, hindi namin gusto ang pagiging nabalisa na ang dahilan kung bakit ito ay malaya. Damn, binili ni Sirs ang isang buong villa upang magsaya sa kanyang mga kaibigan. Siya ay isang batang babae mula sa isa sa pinakamayamang pamilya ni Kyoto pagkatapos ng lahat, kaya natural na ang kanyang paggastos ay magiging labis na labis. Si Daryl ay ganap na namimugati kapag siya ay pumasok sa pangunahing pasukan ng villa.
ang mga batang mapaglarong tunog ng ilang mga batang babae ay maaaring marinig mula sa loob ng villa. Ang villa na ito ay hinayos ng lubos. Ang mga pasilidad nito ay mahusay na nilagyan ng hardin pati na rin ang panlabas na swimming pool. Ang kapaligiran ay mapayapa pa hindi kulang sa kagandahan. Hindi ito ang hindi bababa sa mas mababa sa Sanders Mansion. Ang interior ng villa ay napakabuhay na may isang maliit na partido na gaganapin ng swimming pool. Ang isang dosina o kaya bikini-clad kababaihan ay umiinom habang nakikipag-chat sa pagtawa. Maraming mga beauties din ay may masaya na naglalaro at lumalangoy sa pool. Ang mga babaeng ito ay hindi maganda bilang sirs, ngunit medyo maganda pa rin. Si Daryl ay napupunta sa pamamagitan ng paningin ng napakaraming kaakit-akit na mga numero. Napakaraming mga beauties, ito ay isang awa na Dax ay hindi dito. Sirs ay dito. Sa sandaling iyon, ang karamihan ng mga beauties ay dumating sa isang kakaiba na hitsura sa kanilang mga mukha sa nakikita Daryl. Sino ang taong ito? Siya ay mukhang nakakatawa at nakakatawa. Nagsusuot din siya ng mga murang damit. Bakit ang sirs ay may isang magsasaka bilang kanyang kaibigan? Ang mga babaeng ito ay mga batang babae mula sa mga kilalang pamilya at mga malapit na kaibigan lamang. Hindi sila mga lokal mula sa Donghai City, of course. Alam ng mga babaeng ito na si Sirs ay palaging mapagmataas, pangunahing uri, at hindi kailanman nakuha ang interes sa sinumang tao. Walang sinuman ang maaaring maglakad kasama niya sa gabi. Ang lahat ng mga kababaihan ay namangha sa paningin ni Daryl. Sa sandaling iyon, ang galing ni Daryl ay nakuha sa isang partikular na babae. Siya ang pinakakapansin-pansin sa mga babaeng ito na may mahabang pulang buhok at partikular na maganda. Ang babaeng ito ay Evelyn Featherstone. Si Daryl at Evelyn ay talagang nakilala ng dalawang beses. Sa unang pagkakataon ay sa panahon ng roder kung saan ang lolo ni Evelyn ay napoisoned mula sa isang elixir pill at iniligtas siya ni Daryl. Ang pangalawa ay kapag ang Daryl ay nakaagaw ng cellphone ni Sirs. Nagpatuloy si Evelyn ng isang video call na gabi, at natapos na ang bedeng. Daryl ay hindi maaaring makatulong ngunit reminis tungkol sa insidente na iyon pagkatapos. Sa sandaling iyon, si Evelyn ay dumalaw at walang silbi na sinabi, "Daryl, gaano ka maglakas loob dito?" Nag-flick si Evelyn ang kanyang pulso at hinaila ang isang dag arrow habang natapos niya ang kanyang mga salita. Naalala pa rin ni Evelyn ang insidente na iyon. Tapos na lang siya sa paliligo at nais makipag-chat sa Sirs. Hindi niya alam na magiging Daryl sa kabilang dulo ng video call. Si Evelyn ay hindi kailanman may petsang kahit sino kahit na sa kanyang edad. Gayunpaman, nalantad niya ang sarili sa Daryl. Hindi kailanman naisip niya na siya ay matugunan siya dito ngayon sa lahat ng lugar. Si Daryl ay nag-scratched sa kanyang ulo at sinabi, "Miss Evelyn, naniniwala ako na pamilyar kami sa isa't isa. Hindi na kailangang makakuha ng personal. Panipi." Kabanata 340 Daryl ilagay sa isang inosenteng mukha bago magpatuloy, "Matapat, ito ay tunay na hindi ang aking intensyon upang shut up." Si Evelyn ay nahuhulog at naghari ng kanyang mga ngipin habang pinutol niya si Daryl at nagagalit na pag-iisip, ang Daryl ay walang kahihiyan. Nakita niya ako sa video call na oras at sa amin ngayon kumikilos na walang sala. Ang nasabing isang masamang tao. Gayunpaman, walang paraan para sa kanya na ay retort. Siya ay napapalibutan ng kanyang mga malapit na kaibigan pagkatapos ng lahat at ito ay nakakahiya para kay Evelyn kung alam nila kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, lumakad si Sirs at nagtanong na may sorpresa, "Evelyn, alam mo ba ang bawat isa? Ano ang ginagawa mo?" Si Evelyn ay bumibol muli at sinabi, "Sirs, hindi ko malalaman ang scumbag na ito." Scumbag. Si Daryl ay may isang ngiti na nagalit sa kanyang mukha at sineseryoso sinabi, "Hindi, hindi, hindi namin alam ang bawat isa." Binigyan ni Evelyn si Daryl ng isang tumitig at hindi maaaring makatulong sa tanong na Sirs, "Bakit mo dinala siya dito?" Si Sirs ay nakangiti ng may malumanay at sumagot, "Narito siya upang pinuhin ang isang tableta para sa iyo." "Ano?" Daryl ay naroon upang pinuhin ang isang pill para kay Evelyn. Si Evelyn ay masindak at medyo nababalisa. "Sirs, itigil ang paggulo sa paligid. Paano niya malalaman ang anumang bagay tungkol sa pagpipino ng pill?"
Kahit na ang mga bantog na peeled up na mga pinuno ng mga masters ay hindi maaaring mapipisan ang peel na nais ni Evelyn. Ito ay mas imposible para sa Daryl na gawin ito. Sa sandaling iyon, napapalibutan sila ng iba pang mga kababaihan at hindi napipigilan ang kanilang pagtawa. Sirs, sigurado ka ba na alam ng taong ito kung paano pinuhin ang mga table tas? Oo, mukhang siya ay pipi. Wala siyang mukhang tulad ng isang taong nakakaalam ng pagpipili ang peel. Ang mga kababaihan ay sumasakop sa kanilang mga bibig at tumawa sa Daryl matapos itong matatapos ang kanilang mga salita. Si Sirs ay nagtulak at nagsabi, siya ay isang tao na nakakaalam ng pinipilit na pinipilit. Pinatay niya ang kanyang ulo sa Daryl at nagpatuloy, Daryl, alam mo ba kung paano pinuhin ang Yang Peel? Kailangan ito ni Evelyn. Daryl laughed at sinabi, Yang Peel. Nasaktan ba ang tiyan ni Evelyn noong siya ay nasa kanyang panahon? Ang function ng Yang Peel ay upang pamahalaan ang mga sakit ng tiyan sa panahon ng regla. Sa iyo, sinubukan ni Evelyn ang kanyang mga paa sa galit. Ang kanyang tiyan ay nasaktan sa panahon ng kanyang mga panahon ngunit ang paraan ng sinabi ni Daryl ay masyadong maraming krudo. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sirs ang sitwasyon ni Evelyn kay Daryl. Ito ay naging Evelyn ay nagsasagawa ng Immaculate Girl Scripture Lenitation Method para sa nakaraang 2 taon. Ang pamamaraan ng paglilinang na ito ay sa halip popular sa martial arts mundo. Ang kapangyarihan ni Evelyn ay nadagdagan ng husto pagkatapos na magsanay ng paraan ng paglilinang, ngunit may isang downside. Ang Immaculate Girl Banal na Kasulatan ay isang paraan ng paglilinang ng yin na tanging ang mga babae ay maaaring maglingkod gamit ito. Pagkatapos ng paglilinang ng malinis na banal na kasulatan, si Evelyn ay magiging matinding sakit sa panahon ng kanyang mga kurso sa regla na may isang malamig na pakiramdam sa buong katawan. Nang maglaon, natagpuan niya na ang Yang Pile ay maaaring mag-alis ng mga malamig na energies sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang paraan ng pagpipino ng peel na ito ay matagal nang nawala. Sinubukan ni Sirs ang mga taon upang mahanap ang Yang Peel para kay Evelyn sa pamamagitan ng kanyang mga personal na koneksyon ngunit hindi pa rin magagawa ito. Si Evelyn ay napahiya na lampas sa pamantayan sa kanyang mukha bilang pula bilang isang kamatis. Sinubukan niya ang kanyang mga paa at sinabi, Sirs, paano mo sasabihin sa kanya ang lahat? Nakita ni Daryl ang lahat ng Evelyn sa panahon ng nakaraang tawag sa video at alam pa niya ang kanyang mga lihim ngayon. Nadama ni Evelyn na lubos na napahiya. Si Sirs ay ngumiti habang si Evelyn ay tulad ng isang maliit na kapatid sa kanya. Bukod dito, ang bagay ni Evelyn ay hindi anumang bagay. Nakaiyahiya na hindi dapat kilala. Si Sirs ay may malubhang pagtingin sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Daryl at nagtanong, pwede mo bang pinuhin ang Yang Peel? Daryl smiled bahagyang at nodded. Lucky para kay Evelyn, nangyayari akong malaman kung paano pinuhin ang tableta. Gayunpaman, sinubukan niyang patayin ako ng isang degaging ngayon lamang upang hindi ko pinuhin ang peel na ito para sa kanya. Maliban kung, siya ay humihingi sa akin para dito. Sa iyo, kabanata 341 Evelyn stomped sa kanyang mga paa bilang siya scoffed. Gusto mo akong humingi sa iyo? Patuloy lamang ang pangangarap, Emph. Daryl shrugged. Hindi talaga mahalaga, pumunta mahanap ang ibang tao upang pinuhin ang peel pagkatapos. Palam. Daryl lumingon at umalis sana. Gayunpaman, tumigil si Sirs kapag siya ay halos nakarating sa pinto. Daryl, mangyaring huwag maging baliw. Kailangan ni Evelyn ang tabletang ito, mapigilan ang Sirs. Daryl laughed bilang siya alam masyadong maraming yin enerhiya ay magre-resulta sa masakit na mga red-rend na rehiyon at Evelyn ay magdusa ng masyado bawat buwan ng walang anggil ng yang. Si Daryl ay nagagalit lamang kay Evelyn ngunit nang makita niya na hindi pa siya nagsasalita, lumingon siya at inihanda na umalis. Ay humingi ako sa iyo sa ngalan niya, okay ba iyan? Si Sirs ay nanikyat habang natatakot siya na mag-iwan si Daryl. Siya ay nag-aalis ng kanyang mga labi at mapigil ng mahina. Humingi ako sa iyo sa ngalan ni Evelyn. Pimangyaring, tulungan si Evelyn na pinuhin ang tableta. Hindi maaaring isipin ng Sirs ang kanyang sarili na sinasabi iyan. Siya ay karaniwang malamig bilang yelo, lalo na sa harap ng mga tao, ngunit siya ay nagsumamo Daryl ngayon. Sirs, inalis ni Evelyn ang kanyang kamay bago sumisigaw sa Daryl, ikaw.
mas mahusay kang panoorin. Hindi ko kailangan ang iyong tulong. Oh, Daryl laughed. Natagpuan niya siya kaya maganda na hindi siya maaaring makatulong sa paggulo sa kanya. Ang iyong pinakamatalik na kaibigan ay nag-ayos sa akin. Siyempre, tutulungan kita kahit na hindi mo ito kailangan. Ang mga kababaihan sa tabi nila ay nahihilo sa pagkalito. Sirs, ang taong ito ay hindi tulad ng alam niya kung paano pinuhin ang pil. Siya ba ay namamalagi? Oo, siya ay nakakuha ng isang kapalaran na nagbebenta sa kanila kung talagang alam niya kung paano pinuhin ang mga tabletang iyon. Tingnan mo siya, siya ay bihis sa murang damit at hindi mukhang mayaman. Alam ko, bilang karagdagan, ang recipe niyang pil ay nawala sa loob ng mahabang panahon. Ang mga kababaihan ay nagtusto sa kanilang sarili. Sa katunayan, ang recipe ng Yang Pill ay nawala para sa isang mahabang panahon tulad na kahit na sikat na pill for real na mga halagang pinutol ang hindi masusukat. Paano maaaring mapipisan ni Daryl ang pill? Sino ang kidding niya? Alam ni Sirs na Daryl ay hindi isang taong hindi nakakatawa sa paligid. Siya ay ngumiti lamang sa kanilang mga komento at sinabi, "Daryl, sumunod ka sa akin." Daryl nodded at sumunod sa kanya sa ikalawang palapag. Dinala niya siya sa isang silid na puno ng mga bihirang damo at sangkap. Champagne, napakaraming sangkap, hindi lamang ang anumang mga sangkap ngunit ang mga bihirang espiritual na damo. Sumigaw ang Sirs, "Daryl, grab lang ang anumang kailangan mo upang pinuhin ang tableta." Kinuha ni Sirs ang maraming sangkap mula sa kanyang pamilya sa isang pagtatangka upang matulungan si Evelyn, ngunit hindi pa niya nakuha ang recipe. Sinimulan ni Daryl ang mga 12-dosenang o kaya sangkap sa labas ng pile ng walang pag-aatubili. Ang mga sangkap na pinili niya ay hindi lamang para sa Yang Pill. Sa katunayan, pinili niya ang isang karagdagang 7-8 damo na sinadya para sa iba pang mga pinipista ng pill. Si Sirs ay nakangiti at sinabi sa kanya habang nakuha niya ang silid, "Daryl, huwag mag-atubiling makahanap ng isang lugar para sa pagpipili ang pill. Ang aking mga kaibigan ay hindi kayang magambala." Si Sirs ay umalis sa lugar ng paglangoy pagkatapos sabihin iyan. Si Daryl ay ngumiti at nagpunta sa likod bahay. Nagkaroon ng pavilion sa likod bahay na tila isang magandang lokasyon. Sinimulan ni Daryl ang pagpino ng pil pagkatapos ng paghahanap ng isang portal ng pulikuran. Nakapagpondo siya sa simula. Ngunit ang kanyang mga tainga sa lalong madaling panahon ay nagsimula sa pagpili ng mga pagtawa ng kababaihan mula sa swimming area na nakakainis na nakakatugon at nakakagambala. Mapahamak ito, dito siya ay pinipilit ang mga table tas sa pamamagitan ng kanyang sarili habang ang mga napakarilag na kababaihan ay masaya sa swimming pool. Ang isang malakas na ping ay narinig sa lalong madaling panahon bago ang tatlong table tas na kinunan mula sa palayok. Haha, tagumpay! Grabbel ni Daryl ang tatlong flying fish na may mapagmataas na grin sa kanyang mukha. Kabanata 342 ang unang pill ay yung pill na kailangan ni Evelyn habang ang natitirang dalawa ay pinaghalong pill at namumulaklak na pill na ginawa mula sa mga sobrang sangkap na kinuha ni Daryl ng mas maaga. Ang dalawang table tas ay bihira at espesyal. Habang lumulutang ang Daryl sa kanyang bulsa, biglang nadama niya ang isang malakas na presensya sa likod niya. At ang mga likas na nakabukas ay nakashorte sa pamamagitan ng nakita niya. Ang isang maikling kalbumonghe ng paligid 1.5 na metro ay naglalakad patungo sa kanya. Nagpapakita siya ng mapang api na pag-uugali ng hangin habang ang isang itim na Scorpio ay tatod sa kanyang kalbuulo. Mapahamak ito, isang tato sa kanyang bungo. Kahit na tila sa kamangmangan, ito ay walang alinlangan na napaka-intimidating ngunit ang pinaka-intimidating bahagi ay ang aura siya exuded. Hindi siya isang ordinaryong tao. "Sino ka?" tinanong ni Daryl pagkatapos na nakatingin sa kanya sa loob ng ilang segundo. Ang lalaki ay malinaw na isang mataas na ranggo na cultivator. Siya ba ay security guard ng Sirs? Gayunpaman, hindi ba ito malamang na hindi umarkila ng isang monghe bilang isang bantay? Ang monghe ay hindi tumugon habang siya ay nagmarcha patungo sa Daryl. Siya ay tumigil sa harap niya, nang hindi nagsasalita ng isang salita, at agad na pinindot ang isang acupoint point sa Daryl. Si Daryl ay nahuli. Nais niyang mag-flinch ngunit masyadong mabagal na tumugon at agad na nai-render ang immobile mula sa kanyang pinindot na acupoint point. Mapahamak ito.
Tinitigan ni Daryl sa monghe na natatakot at nagalit. Maghintay, sino ka? Hindi ko ba sinaktan ka? Ang monk na ito ay napakalakas at dapat na hindi bababa sa isang martial marquee. Ang monghe ay hindi tumugon habang pinindot niya ang ake point ni Daryl muli upang sadlat siya. Siya ay mabilis at walang kahirap-hirap na dinala sa kanya bago tumalon sa villa na may parehong mga ito na nawawala sa blink ng isang mata. Sa tabi ng pool, ito ay higit sa 2 oras habang si Evelyn ay nakaupo sa upuan at nahuhulog. Sirs, sigurado ka ba na alam ng dude kung paano pinuhin ang isang tableta? Dapat siya ay nagsinungaling sa iyo. Si Evelyn ay hindi pa rin nagtitiwala na maaaring mapipisan ni Daryl ang pill. Pagkatapos makita ni Daryl ang kanyang hubad sa video call, tinanong ni Evelyn ang kanyang mga lalaki na siyasatin ang kanyang background at natagpuan na siya ay isang sikat na live-in na sinungaling na tao sa Donghai City. Paano maaaring mag-refin ang isang buhay na inlo na Tagaytay? Ang mga kababaihan ay nodded na may pagtawa sa pagsasabi na, "Oo, sirs, dapat siya ay nagsinungaling sa iyo. Tiyak na nakita niya na ikaw ay medyo at nais na maging malapit sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling sa iyo na nag-aangkin alam niya kung paano pinuhin ang mga table tas. Napakatagal, malamang na tumakas siya. Ang sirs ay umuunlad sa kanyang ulo. Na, hindi siya magsinungaling sa akin. Kinuha niya ang bahagi sa elixir competition at talagang nakakaalam kung paano pinuhin ang mga table tas. Oh sirs, marahil ay maaari niyang pinuhin ang ilang mga murang at mga pil ng antas ng entry, ngunit hindi talaga ito. Oo, kahit na ang mga miyembro ng Elixir Association ay hindi maaaring gawin ang Young Pildores na ito. Paano niya malalaman? Dapat siya ay nagsinungaling upang makakuha ng malapit sa iyo. Si Sirs ay ngumiti sa pakikinig sa kanilang mga espekulasyon. Ikaw ang mga batang babae ay labis na paningin. Bakit hindi tayo pumunta at suriin ang likod bahay kung hindi ka naniniwala sa akin? Pinangunahan ni Sirs ang mga batang babae sa pavilion sa likod bahay sa pagsasabi na iyon. Gayunpaman, ang pavilion ay walang laman ng walang anumang mga bakas ni Daryl sa kabila ng mga apoy sa ilalim ng palayok na nasusunog pa rin. Si Sirs ay nanginig sa paningin habang ang kanyang mga brows ay nahuhulog habang tinakpan ang kanyang bibig sa pagkabigla. Nagpatakbo ba si Daryl? Ang mga kababaihan ay tumingin sa bawat isa na may isang pag-alam ng ngiti. Sirs, mukhang tama kami. Hindi niya alam kung paano pinuhin ang mga table tas at kasinungalingan sa iyo. Huwag kang magtiwala sa mga taong ito sa susunod. Ang mga lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Anong douche? Si Evelyn ay nahuhulog sa isang napahiya na liwanag na nakasisilaw. Ang douche na ito ay hindi lamang nagsinungaling sa akin kundi pati na rin ang sirs. Hindi ko ito hahayaan. Kabanata 343 sa Elysian Island. Sa ngayon, ang isla ay mas live kaysa sa karaniwan na may maliwanag na ilaw at mga hanay ng mga digmaang patrolang. Ang mga ake point ng Daryl ay pinindot ng monghe at hindi maaaring magsalita o lumipat. Natatakot siya nang makita niya ang daluyan na dalhin siya sa isla. Nalaman ba ng master ng kulto ang tungkol sa kanyang pag-akyat ng Nine Dragons Mastery? O ang lahat ng master ng kulto ay nalaman tungkol sa kapakanan ni Daryl sa pulbakan ng kulto? Damn! Ang kanyang isip ay sumabog sa pag-iisip nito. Ang monghe ay dinala ang Daryl habang iniiwasan ang mga patrolang na disipulo sa isang silid bago dahan-dahang kumatok sa pintuan. Ito ay, hindi ba, room ang cult mistress's room? Ang kulto ng kulto, siya ay narito, inihayag ang monghe na may malalim at makapangyarihang tinig. Emph, pumasok ka. Ang isang magiliw na tinig ay narinig mula sa loob ng silid. Ang monghe ay dinala si Daryl sa silid kasama ang kanyang pahintulot at bumaba sa kanya sa sahig bago umalis. Damn ito, hindi bababa sa lugar na ako Gentler. Daryl murmured bilang kanyang katawan ay sugat mula sa itinapon, ngunit ang kanyang mga mata sa lalong madaling panahon nagsimula pagpunta ligaw kapag siya ay tumangala. Ang kulto ng kulto, si Monica ay nakaupo sa isang upuan sa loob ng kanyang silid na puno ng isang kaakit-akit na pabango. Ang kanyang katanji tangi at eleganteng katawan ay bihis sa isang lilang sutla damit na may isang delikadong kalmado expression sa kanyang mukha. Lumunok, hindi maaaring makatulong si Daryl ngunit lunok ang kanyang laway. Ang kulto ng pulso ay tila mas kaakit-akit kaysa dati.
si Monica ay nanunuya sa panunood ng kanyang lingering gaze, "Daryl, ano ang hinahanap mo?" Sa pamamagitan nito, inihagis niya ang dalawang mani mula sa plato sa Daryl na nakarating sa kanyang mga acupuncture points at pinalaya siya. Phew! Itinuyuhan ni Daryl ang kanyang mga bisig at nakangiting ng buong kapitan. "Cult mistress, bakit mo kidnap ako dito?" refuted Monica, "ano sa palagay mo? Bukas ang kaarawan ng culto master. Nakalimutan mo na ba? Bilang isang matandang Panginoon, alam mo ba kung gaano kalubha ang iyong krimen kung hindi ka dumating? Dapat mong pasalamatan ako para sa pagdadala sa iyo dito." "Damn ito!" Daryl ruffled kanyang buhok, talagang nakalimutan niya ito. Ilang araw na ang nakalipas, tinawag ng Skylar Burr na ipaalala sa kanya, ngunit nahuli siya sa mga anti-gong kagamitan at ang kompetisyon ng elixir para sa nakaraang ilang araw na siya ay lubos na nakalimutan. Ang mga mata ni Daryl ay kumikislap at ngumiti sa Monica. "Ang kalto ng usapin, ikaw ay nag-aalala na ang Panginoon ng usapin ay papatayin ako kung nasaktan ko siya, kaya't hindi mo ako makita muli." Ang isang malabong blush ay lumitaw sa kanyang pisngi kapag naririnig na bago siya glared sa Daryl. "Paano mo maglakas loob kang ma? Kipag-alaga sa akin." Sinasadya niya ang kanyang mga labi. Pagkatapos niyang magsalita, sa paanuman, hindi siya maaaring tumigil sa pag-iisip tungkol kay Daryl mula noong huling oras na sila ay naghahatid mula sa reminiscing kung ano ang nangyari sa gabing iyon, marahil siya ay bumagsak para sa kanya pagkatapos ng nangyari. "Hindi, walang paraan. Siya ang kalto mismo." Sinubukan ni Monica ang pagbabago ng paksa. "Daryl, paano ang misyon na itinalaga ko sa iyo?" "Tamf." Tila siya ay nasa sabik pagkatapos makita ako, subalit sinubukan na kumilos na parang wala na, naisip Daryl. 4 quarters kabanata 344 na siya ba ay nagmamahal sa akin? Sinagot niya siya na may isang green na may isip, "Syempre, hindi ko nalimutan ang tungkol sa misyon na iyong itinalaga sa akin. Nagpasok ako ng paaralan ng Hexad bilang isang mag-aaral at naghihintay para sa tamang sandali. Mapahamak, paano ito madali upang magnakaw ng isang bagay mula sa punong guro?" Hindi pa niya nakilala ang master ng kalto sa kabila ng pagiging nasa parehong isla. Si Monica ay ngumiti. "Sana ay maririnig ko ang ilang mabuting balita mula sa iyo sa lalong madaling panahon." Nag-iisip ang Daryl ng nodded bago magpakita ng mapait na mukha. "Cult mistress, ito ay hindi isang madaling misyon. Alam mo ba kung gaano karaming beses na ako ay lumabas sa opisina ng punong guro na walang mga resulta? Ang huling ginawa ko kaya, nalaman ko sa pamamagitan ng security guard at halos nakuha ang kamatayan. Mayroon pa akong mga sugat sa akin. Ako ay matalino upang makabuo ito. Tiyak na mahuhulog siya para sa mga ito." Tulad ng inaasahan, ang mukha ni Monica ay namumula sa pagkasindik at pag-aalala habang siya ay likas na lumakad patungo sa kanya. "Nasaktan ka, kung saan? Hayaan akong magkaroon ng isang hitsura." Hindi alam ng Monica kung bakit siya ay nababahala tungkol kay Daryl. Habang lumalapit si Monica sa kanya, lumaki ang floral na pabango kasama ang kanyang tapang. Hinahain niya siya sa kanyang mga bisig at nag-flirt. "Kalto ng dambana, hindi ako nasaktan. Ito ay lamang na hindi ko nakita sa iyo para sa isang mahabang panahon at napalampas mo." Sa sandaling iyon, si Daryl ay nagustuhan ni Monica sa kanya, kaya hindi siya magagalit sa kanya. Si Monica ay mahina ay sumigaw sa kanyang masarap na mukha na nalulula sa kahihiyan. Nais niyang labanan, ngunit ang kaakit-akit ni Daryl ay kaakit-akit at matalino na pabango na ginawa sa kanya ng mga mahina. "Daryl, ikaw." Si Monica ay napahiya at nagagalit, ngunit hindi maaaring mag-alis sa kanya. Hindi pinahihintulutan ni Daryl ang kanyang habang biglang lumubog siya at hinahalikan siya. Bilang ang kalto ng kalto, walang ibang tao ang may lakas ng loob na ituring ang kanyang paraan. Pagkatapos ng nangyari sa Daryl sa kabilang gabi, mahal na mahal niya siya. Siya ay nahulog muli sa pag-ibig mula sa kanyang halik. Biglang, ang pagtawa ay nagmula sa labas. "Haha, darling, oh darling, oh no." Dumating ang guro ng gulf. Si Monica ay nanginig sa resonance ng kanyang tinig habang dali-dali niyang naayos ang kanyang buhok at itinulak ang Daryl. Sinabi niya sa isang mababang boses, "Ang guro ng master ay darating, ikaw." "Ha, ang guro ng master." Si Daryl ay nahuli.
Mapahamak ito. Bakit ngayon? Si Monica at Daryl ay nasa parehong silid sa gabi sa oras na ito. Kung nakita ng mga ito ng Kalto ang mga ito, paano siya tutugan? Ano ngayon? Si Daryl ay sumiklab sa malamig na pawis na may takot at nagnanais na mawawala na siya sa manipis na hangin. Nabawi ni Monica ang kanyang kalmado sa ilang sandali matapos ang pag-aayos ng kanyang mga damit at ituro sa ilalim ng kanyang kama. Mabilis. Nawawalang burol ang Daryl kaagad at nagtago sa ilalim ng kanyang kama nang walang pag-aatubili. Daryl, hayaan ang isang malambot na lunas sa pag-aayos sa ilalim ng kanyang kama. Hindi nakakagulat na siya ang Kalto ng Kalto. Siya ay kumilos ng mahinahon kahit nasa panahon ng isang krisis. Ang Panginoon ng Kalto ay pansamantala pumasok sa silid. Sa kabila ng kanyang buhok ay naging puti mula sa katandaan, siya ay medyo isang gwapong tao na may isang matangkad at malakas na katawan. Si Monica ay nakangiti pa rin sa paningin. Sa kanya bagaman sa loob ay nakikipaglaban siya sa pag-channel sa bawat pagsusumikap upang itago ang kanyang mga sakit at panichil na damdamin. Galt Master, ano ang nagdadala sa iyo dito sa oras na ito? Karaniwan, siya ay nag-iisa o nagpapahinga sa oras na ito. Ano ang ginagawa niya dito ngayong gabi? Kabanata 345 ang Kalto Master ay pinaikot ang kanyang mga manggas habang lumakad siya patungo sa kama at nakaupo sa tabi. Nagagalak ako ngayong gabi, kaya dumating ako dito upang makita ka. Haha, mula pa nang mamatay si Minika sa isla, ang guro ng guro ay pinagamot siya ng may pagmamahal at pangangalaga. Masiyahan niya ang anumang bagay na hiniling niya hanggat hindi ito sekswal, kaya ang mga alagad ay ginagamot sa kanya na kung naglilingkod sila sa guro ng Galt. Ang sino mang nahuli ng Basil Ing pagwawakas ay maaaring mawawala ang parusang kamatayan. Gayunpaman, ginagamot ni Monica ang guro ng Galt na walang partikular na sigasig o lamig dahil hindi pa siya naging masaya dahil mula sa paglipat sa isla. Inubusan ni Minoni siya ng isang tasa ng tsaa at dahan-dahang hamihip dito bago humiling, maaari ba akong magtanong kung ano ang naging masaya sa iyo? Ang Kalto ng Kalto ay tumatanggal sa walang laman na puwang sa tabi niya at sinimulan para sa kanya na umupo doon bago skillingly ipinaliwanag, "Darling, natagpuan ko ang isang kawili-wiling libro na isinulat ng 13th Kalto Master sa panahon ng kanyang bakanteng oras sa library. Ang aklat ay nagtala ng isang uri ng ventriloquism na maaaring magbago ng tinig ng isang tao. Nakikita ko ito ng kawili-wili kaya natutunan ko ang isang bagay o dalawa. Hayaan mo akong ipakita sa iyo," sinabi ng Master ng Kalto na Master. Bang! Monica nodded at tumingin sa kanya sa pag-asam. Pag-asam. Ang boses ng isang matandang lalaki ay lumabas habang binuksan ng Master ng Kalto ang kanyang bibig, "Darling." Ang tinig ay naiiba mula sa kanyang karaniwang boses. Ito ay ang parehong "Darling" na salita na dumating ngunit ito tunog ng mas matanda kaysa sa karaniwan. Siya ay ngumiti at binuksan muli ang kanyang bibig upang tumawag, "Darling." Gayunpaman, hindi na ito isang lumang boses. Sa halip, ito tunog tulad ng isang teenager na batang lalaki. Sinubukan ni Monica ang kanyang makakaya upang ngumiti na may pagpapahalaga. "O aking, tila ito ay cool na. Paano mo ginawa ito?" Ang kanyang puso ay nagtatag ng walang kontrol nang sinabi niya dahil ang Daryl ay tama sa ilalim ng kanyang kama at walang alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Paano kung hindi siya sinasadyang ginawa ng tunog? Ang kanyang buhay ay higit sa kung ang natitirang bahagi ng Kalto ay nalaman tungkol dito. Sa katunayan, hindi siya impressed sa pagganap ng Central Master ng guro sa hapon ngunit kailangang magpanggap na interesado siyang maging maiiwasan ang Daryl mula sa pagiging natagpuan. Ang Kalto ng Kalto ay tumawa at excitedly ipinaliwanag, "Natutuwa akong ang aking mahal ay nakakatugon sa kawili-wili na ito. Kung gusto mo, masaya ako sa pagtuturo sa iyo. Ito ay talagang simple, kailangan mo lamang ilipat ang panloob na enerhiya mula sa iyong field ng enerhiya sa iyong lalamunan, pagkatapos ay makokontrol mo ang iyong boses." Si Daryl na nagtatago sa ilalim ng kama tila interesado sa pamamaraan na ito. Siya ay tahimik na inilipat ang kanyang enerhiya hanggang sa kanyang lalamunan na agad na sanhi ng kanyang lalamunan sa pakiramdam ng iba't ibang. Siyempre, hindi siya dared hindi gumawa ng isang tunog.
Ang kalto ay master doon ay walang joke. Kung siya ay nalaman, maaaring siya ay mamatay kaagad. Samantala, ang mga mata ni Monica ay naglalakad sa paligid, at ngumiti. Mahal kong master ng kalto, dumating ka sa lahat ng paraan dito upang ipakita ito sa akin. Sa lahat ng mga taon na ito, ang master ng kalto ay sinusubukan ang lahat ng mga uri ng mga trick at tinatrato upang aliwin siya. Bagaman siya ay naglagay ng maraming pagsisikap, sila ay halos maliit na trick na hindi ginawa ng Monica. Lalo na pagkatapos ng kung ano ang mayroon siya sa Daryl sa kabilang gabi. Nadama niya na ang Daryl ay ang pinakamahusay na tao. Org. Tandang padamdam. Ano ang iniisip ko? Sa tuwing naisip ni Monica si Daryl, ang kanyang mga pisngi ay magpapalaya. Sa kabutihang palad, hindi natanto ng guro ang pagbabago sa kanyang pagpapahayag habang siya ay ngumiti at sinabi na may banayad na tono, tuwing nakikita ko ang isang bagay na kawili-wili, ikaw ang unang taong nais kong ipakita ito. Oo, may isa pang bagay. Ang Eternal Life Palace Sect ay nagpadala sa akin ng regalo sa kaarawan lamang ngayon. Ang Eleter Life Palace Celed. Folon ng Monica, bakit sila magpapadala sa iyo ng regalo sa kaarawan? Ang kalto ng langit at walang hanggang buhay na seksyon ng palas ay laging may masamang relasyon. Kahit na inagaw nila ang aming mga orakulo, hindi pa matagal na ang nakalipas. Bakit sila nagpadala sa iyo ng regalo ngayon? Ang master ng kalto ay nodded na may nalilitong pananaw at sinabi, tama ka. Ang aming relasyon sa kanila ay palaging pinilit. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa isang mas mapagpakumbabang tono, gayunpaman, ang anim na alagad ng anim na sekta ay palaging nakikita ang parehong kalto ng langit at walang hanggang buhay na sekta ng seksyon ng mga kalto. Ang anim na sekta ay palaging nagtrabaho ng malapit sa isa't isa sa pagsisikap na mabawasan ang aming dalawang kalto. Sa makatuwid, gayunpaman hindi namin nag-ayaw sa isa't isa, hindi namin dapat masira ang bawat isa dahil kami ay parehong laban sa anim na sekta. Marahil ito ang dahilan kung bakit ipinadala nila sa akin ang isang regalo bilang isang kilos ng pagkakaibigan. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha habang tiningnan niya si Monica. Hulaan kung ano ang ipinadala nila sa akin. Ano ito? Tinanong niya ang mausisa. Sinabi ng guro ng Galt na may isang green, isang dami ng kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Ang isang manganginig ay nagpunta sa pamamagitan ng Daryl na nagtatago sa ilalim ng kama habang inihayag niya ang pamagat ng libro. Ha! Ang kataas-taasang misteryo kasulatan. Kabanata 346 na hindi ba ito ang banal na bayarin sa tansong tao ay nagtanong sa akin na magnakaw. Si Monica ay nanginig din sa pagkabigla habang tinitigan niya ang kawalang paniwala sa master ng kalto. Ano? Ang kataas-taasang misteryo kasulatan ay isang libro na nais ng bawat kulatibo na makuha. Ang kasulatan ay may kabuuang 7 volume na may takip ng bawat dami na pula, orange, dilaw, berde, asul, indigo, at kulay lila. Ayon sa isang gawa-gawa, nagkaroon ng isang malaking lihim na nakatago sa 7 aklat na ito. Kung ang isa ay maaaring makakuha ng lahat ng 7 pagkatapos ay ang taong iyon matuklasan ang isang lihim na maaaring gumawa ng kanya ang pinakamatibay sa mundo. Mahal kong master ng kalto, na hindi nais na panatilihin ito para sa kanilang sarili. Bakit ang tunay na seksyon ng buhay ng buhay ng buhay ay biglang mabait at ibigay ito sa iyo? Monica Dodd ang tanyag. Ang Panginoon ng Kultura ay nakangiti lamang. Huwag kang mag-alala, mahal na mahal. Hindi ko alam kung ano ang sinusubukan nilang gawin, ngunit maaari ko ring panatilihin ito nang hindi humihingi ng karagdagang mga tanong dahil ipinadala nila ito. Monica nodded ngunit hindi say anything higit pa. Kahit na ang master ng kalto ay tila nalulugod at nagpatuloy, nakolekta ko ngayon ang 3 volume ng kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Mayroon kaming pula at berde. Ang dami na ipinadala nila sa akin ay ang dilaw na, haha. Tila nakakakuha ng lahat ng 7 ay hindi kaya mahirap pagkatapos ng lahat. Daryl gulped bilang narinig niya kung ano ang sinabi ng kalto ng salamin sa itaas niya.
Ang Kulto ng Kultura ay nakolekta na ng 3 volume. Ang isa sa mga volume ay itinatago ng punong guro ng paaralan ng Hexad. Ang guro ng Galt ay may 47 aklat kung nakuha niya ang isang ito. Ang isa ay dapat tanggapin ang Kulto sa Langit ay talagang isang makapangyarihang Kulto. Samantala, kinuha ng guro ng Galt ang dami ng pinakamataas na dami ng banal na kasulatan at ipinasa ito sa Monica na may isang ngiti. Darling, iwanan ko ito sa iyo ngayong gabi. Nalilito si Monica. Hindi ba ito isang mahalagang aklat? Bakit mo iniwan ito sa akin? Ito ang pinakanais na libro sa mundo ng mga cultivators. Maraming mga hayranggo na mga cultivators ang gagawin upang makuha ang aklat na ito. Ang Kulto Master ay lumabas ng isang hininga at sinabi, Darling, sinabi ng lahat na sa loob ng 7 volume ay namamalagi sa isang malaking lihim sa maingat na pagbabasa. Sa kasamaang palad, maingat akong nagbabasa para sa napakaraming taon na walang bakas. Naisip ko ang tungkol dito. Marahil hindi ako matalino sa iyo, kaya't iwanan ko ito sa iyo ngayong gabi. Marahil ay maaari kang matuto ng isang bagay mula sa pagbabasa nito. Si Monica ang kanyang pinagkakatiwalaang tao sa mundo. Si Monica ay nakangiti at sumang-ayon dahil ang lahat ng gusto niya ngayon ay para sa kanya na umalis. Oo. Ang Kulto Master tunog ay nalulugod sa pagdinig na. Thank you, my darling. Iiwan ko ito. Siya ay pawagayway at lumayo pagkatapos matapos ang kanyang mga salita. Daryl hayaan ang isang mahabang buntong hininga ng lunas sa pandinig ang kanyang mga yapak. Mapahamak, sa wakas ay nawala siya. Nadama ni Daryl ang kanyang katawan na nananatili mula sa pagtatago. Kinailangan niyang aminin ang guro ng Galt ay nagkaroon ng isang napakahusay na malakas na aura. Maaari ding pakiramdam ni Daryl ang mapang-api na hangin na pinalabas niya sa ilalim ng kama. Sa kabutihang palad, may dakilang kalooban si Daryl at hindi gumawa ng anumang mga tunog sa buong ordeal. Kung ito ay iba pa, ang natitirang bahagi ng Kulto ay maaaring natuklasan ngayon. Nagagalak si Daryl habang umakyat siya sa kanyang lugar ng pagtatago. Kapag ang kanyang mga mata ay sa wakas ay inilatag sa Monica muli, ang kanyang mga pisngi ay flushing na lamang ginawa sa kanya tila mas kaunting kaakit-akit at kaakit-akit sa Daryl. Malinaw na siya ay natakot sa buong bigla ang pagbisita ng Kulto. Habang lumalakad si Daryl sa kama, napahiya si Monica at kinakabahan. Paano kung ang master ng Kulto ay lumiliko at bumalik? Si Monica ay nagtaas ng kanyang masarap na mga kamay at itinulak ang Daryl na may isip. Mag-iwan nang. Mabilis na. Haha. Siya ay kaakit-akit kahit na siya ay natakot. Daryl smiled at nodded. Good night, cult mistress. Si Daryl ay hindi kaagad umalis pagkatapos na sabihin iyon. Sa halip, nahuli niya si Monica off bantay mula sa paglalakad pasulong at binigyan siya ng isang peck sa kanyang pisngi bago umalis sa isang green. Ikaw, Monica trembled isang maliit na bilang kanyang cheeks nagsimula flamang sa isang maliwanag na pula. Siya ay lubos na napahiya at pinatapon ang kanyang mga paa. Ang taong ito, ay nakakakuha ng mas malusog sa bawat oras. Siya ay halos bumped sa master ng Kulto mas maaga at parinders upang kumilos kaya vulgarly. Gayunpaman, bakit hindi ako galit sa kanya? Nagustuhan ko pa rin ang ginawa niya. Habang naisip niya na sa kanyang isip, ang flush ni Monica ay higit na na-reddened habang napapabilis ang lubos na napahiya. Kabanata 347 ang langit ng Kulto ay napakabuhay sa susunod na araw. Maraming mga nagsasayakay ang naglakbay mula sa malayo upang ipagdiwang ang kaarawan ng Kulto. Ang Kulto ng Langit ay isang makapangyarihang Kulto, kaya maraming mga makapangyarihang tao ang nais na mapanatili ang kanilang relasyon sa Kulto na ito. Higit sa 100 mga talahan na yan ay nakaset up sa loob ng pangunahing bulwagan. Ang lahat ng mga miyembro ng mataas na ranggo ng mga Kulto ay naruroon kasama ang kanilang mga bisita habang ang mga upuan ay mabilis na kinuha. Ang trono ng dragon ay inilagay sa gitna ng hall habang ang master ng Kulto ay mukhang napakaganda at marikit na nakaupo dito habang ang Kulto ay may sakit sa kanya. Si Monica ay bihis sa isang malabong lilang mahabang gown at exuded isang pakiramdam ng inakagandahan sa ibabaw ng kanyang kaakit-akit at kaakit-akit figure. Si Daryl ay hinirang bilang Elder Master na siyang pinakamataas na ranggo sa bulwagan sa ibaba ng Master ng Militar at may bahay. Siya ay nakaupo sa unang upuan sa ibaba ng dalawa sa kanila.
sa kanan sa ibaba Daryl ay ang apat na mga Guardian Kings. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Daryl ang lahat ng ito na natipon. Azure Dragon, White Tiger, Vermilion Peafowl, at Black Tortoise. Lahat ng apat sa kanila ay mahusay na mga masters. Ang Azure Dragon ay isang payat na naghahanap ng nakatagong tao na may isang berdeng dragon tatod sa kanyang leeg. Bagaman siya ay tahimik na nakaupo at hindi marami ang nagsalita, ang kanyang malakas na aura ay mahirap ay dismiss. Ang Vermilion Peafowl ay isang babae sa kanyang mga 30-30 si Davidel ng mga mata ni lumubog sa sandali ay inilagay niya ang mga mata sa kanya. Siya ay bihis sa isang burgundy mahabang damit na may madilim na pulang buhok na mahusay na complemented kanyang kaakit-akit katawan at hitsura. Gayunpaman, ang isang hangin ng panganib ay nagtagal sa paligid ng kanyang presensya na ginawa sa kanya tila mapanganib sa diskarte tulad ng isang kaakit-akit na ahas. Ang tagapag-alaga na hari na nagulat kay Daryl ang karamihan ay walang iba kundi ang puting tigre. Siya ang isa na inagaw sa kanya sa isla kagabi. Mapahamak, kaya ito ay pagkatapos niya. Hindi nakakagulat na napakalakas siya. Ito rin ang unang pagkakataon na ang master ng Silt ay nakakita ng Daryl. Siya ay nanunuya at sinabi kay Monica, "Darling, si Daryl ay tila isang kabataang lalaki na may napakaliit na lakas sa kanya. Tila nagkamali na italaga siya bilang ang matanda na guro." Ang kulto ng kultura ay nagilinang nang dumating si Daryl sa isla sa unang pagkakataon. Si Monica ang nagtalaga sa kanya bilang ang matanda na guro, ngunit ang kanyang paglilinang at lakas ay masyadong mababa. Si Monica ay ngumiti. "Ang aking master ng kulto, si Daryl ay hindi ang pinakamatibay, ngunit ang lakas ay may tatayo mula noong bata pa siya. Kung hindi para sa kanya, ang aming sampu o kaya oracles ay hindi na muling nakabalik. Iyon ang dahilan kung bakit sa palagay ko ay nararapat sa kanya ang posisyon na ito." Ang kulto master nodded at ngumiti. "Tama ka, hindi namin kulang ang anumang mataas na ranggo ng mga cultivator sa kasalukuyan, ngunit kailangan namin ng higit na may kakayahang mga kabataan tulad niya. Ang apat na mga hari sa tagapangalaga ay hindi masyadong nalulugod sa pagdinig na iyon." Si Daryl ay isang kabataang lalaki pa rin ang kanyang pagraranggo ay mas mataas kaysa sa lahat ng mga ito. Ito ay hindi makatarungan sa lahat, ngunit hindi nila maaaring sabihin kahit ano. Ang kulto ng kultura ay may karapatan na magtalaga ng sino man pagkatapos ng lahat at walang taong darating. Samantala, tumayo si Daryl at nakangiti, "Mabuhay ang buhay, ang guro. Ngayon ay ang iyong espesyal na araw, kaya espesyal na inihanda ko sa iyo ang isang mapagpakumbabang regalo." Daryl kinuha ang dalawang elixir pills mula sa kanyang bulsa. Alam ni Daryl ang lahat sa hall ay hindi gusto sa kanya dahil sa kanyang mataas na posisyon dahil ang kanyang lakas ay talagang mas mababa kaysa sa karamihan sa kanila pagkatapos ng lahat. Sa makatuwid, kailangan niyang makahanap ng mga paraan upang mapaluwalhati ang guro ng silyo. Sa kabutihang palad, gumawa siya ng dagdag na dalawang table tas sa villa ni Sirs noong nakaraang gabi at nangyari ang mga ito ay ang perpektong regalo para sa kulto ng militar ng halo at namumulaklak na tableta. Ipinakita ni Daryl ang dalawang table tas isang maliwanag na kulay rosas at ang isa pang madilim na lilang. Pareho silang nag-evaded ng espiritual na hangin na tinukso ang bawat kalkuva sa bulwagan. Ang salunggit na Panginoon ay nagaganyak habang siya ay nakangiti na nagtanong, "Brilliant. Nalulugod ako sa maingat na regalo na ito. Maaari ba akong magtanong kung anong mga table tas ang mga ito?" Alam ng guro ng Galt ang isang bagay o dalawa tungkol sa pagpipili ang Pildores. Kahit na hindi pa niya nakita ang dalawang tabletang ito, tumayo sila mula sa iba, lalo na ang maliwanag na kulay rosas na isa. Si Daryl ay ngumiti at ipinaliwanag, "Ang kulay rosas na tableta ay ang namumulaklak na tableta. Sa paglunok, mayroon itong isang mulan. Pagsilang na epekto na mapalawak ang buhay." Pagkatapos ay kinuha niya ang timpla ng halo at ngumiti. "Ito ang halo ng Pires, ito ay isang healing elixir pill na maaaring pagalingin malubhang nasugatan ng mga cultivators. Kung ang larangan ng enerhiya ay nasugatan, ang tabletang ito ay pagalingin at ibalik ang mga enerhiya ng katawan." Wow! Ang dalawang tabletang ito ay napakahusay. Ang bawat isa sa hall ay nagtataglay ng kanilang hininga.
Alam ng lahat ng ito ang larangan ng enerhiya ay pinakamahina ang bahagi ng isang cultivator. Ang cultivator ay magiging isang ordinaryong tao o kahit na mawala ang kanyang buhay kung ang kanilang enerhiya field ay nasugatan. Gayunpaman, ang halo ng halo na ito ay maaaring palakasin at ibalik ang field ng enerhiya. Ito ay hindi kanais-nais na mahiwagang. Sa ibang salita, ang pagkakaroon ng halo ng pinggan na ito ay katulad ng pagkakaroon ng dagdag na buhay. Kabanata 348 ang mga ito ay mga top-notch na espiritual na table task, kung saan siya nakuha sa kanila. Ang Culto Master ay lubos na naisip na ang kanyang mukha ay nalulula sa kasiyahan at pag-asa. Haha, makikinang na, ang matanda na master ay napakaisip. Ang dalawang tabletang ito ay ang tunay na pakikitungo. Kahit na ang Daryl ay nakangiti, ang kanyang puso ay lihim na nakakasakit dahil siya ay pino ang mga ito para sa kanyang sarili sa ibang pagkakataon dahil ang mga sangkap upang gawin ang mga ito ay masyadong bihira at mahalaga. Hindi ba para sa mga espesyal na damo na huling gabi mula sa villa ni Sirs, hindi niya magagawang pinuhin ang mga ito. Anuman, wala siyang pagpipilian mula ngayon ang kaarawan ng kalto ng kultura. Hindi niya ipinakita ang ilang mga uri ng kilos patungo sa master ng kalto ngayon, ang master ng kalto ay maaaring hindi kailanman magdilag sa Daryl. Pagkatapos ng gifting ang mga table tasks, ang mga bisita ay gumawa ng toast sa salunggit na master na tila nalulugod at tinanggap ang lahat ng ito habang siya ay may stomachal multiple na baso ng mga inumin. Si Monica ay nalulugod dahil ito ay isang maligaya okasyon ngayon at lalabas din ng maraming. Ang kanyang masarap na mukha ay unti-unting naging flush. Pagkatapos ng tatlong round ng pag-inom. Ang master ng kalto ay nagtanong kay Monica, Oo, nakita mo ba ang anumang bagay mula sa pagbabasa ng lakas ng tunog? Ang bawat isa sa bulwagan ay mataas ang ranggo ng mga kultura at pinipigilan ang kanilang mga chopstick nang marinig nila ang pangalan ng aklat. Alam ng lahat ng mga ito ang dami ng binanggit na anghel na nabanggit ay walang iba kundi ang kataas-taasang misteryo na banal na kasulatan. Si Monica ay nag-alis ng kanyang ulo, kinuha ang lakas ng tunog, at mahinang sinabi, Darling Cult Master, nagawa ko ang ilang maingat na pagbabasa, ngunit hindi ko mahanap ang anumang bagay. Ang Culto Master ay lumabas ng isang buntong hininga at frown sa pagdinig na. Bituin. Ang bisa ay nabanggit na sa loob ng mga pitong aklat ay namamalagi sa isang malaking lihim. Kung ang isang tao ay maaaring matuklasan ito, ang tao ay maaaring mamuno sa mundo. Nag-aaral ako ng matagal nang walang kapalaran. Nagulat ako na ang aking matalinong at matalinong asawa ay hindi maaaring makakita ng anumang bagay. Marahil ang katha-katha ay hindi tunay. Ang bawat tao ay nagtataglay ng kanilang paghinga sa panunood ng mukha ng kalto na nalulula sa pagkabigo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang White Tiger at sinabi na may kani-kanilang tono, guro ng kalto, maaaring ito ba ay dapat na mangolekta ng lahat ng pitong upang matuklasan ang lihim. Ang mga mata ng kalto ay mas maulap at nodded. Marahil na ang dahilan. Si Monica, nasa tabi niya ay nodded. Tama na, ang aking master ng kalto. Ngayon na mayroon tayong tatlo sa kanila, naniniwala ako na makukuha natin ang ikaapat na isa sa lalong madaling panahon. Papuri sa aming master ng kalto, ang pinakamahusay na mundo na makakakuha ng lahat ng pitong volume. Ang mga alagad ay sumigaw ng hindi gaanong. Ang kalto master nodded na may kasiyahan. Ang buong punto niya na binabanggit ang tatlong mga volume na kanyang nakolekta sa okasyong ito ay upang ipakita ang kanyang mga alagad kung gaano siya. Malakas. Pagkatapos ng lahat, nais ng lahat na hawakan ang mga volume ng banal na kasulatan at mayroon na siyang tatlo sa kanila. Galt Master. Si Daryl ay biglang tumayo at nagsabi ng malakas, Guro ng kalto, nag-iisip ka ba kung nakikita ko ang tatlo sa kanila? Ha, ay siya baliw. Bigla, ang lahat sa hall ay tumingin sa Daryl sa pagkalito. Alam ng lahat na ang kataas-taasang misteryo ng mga banal na kasulatan ay napakahalaga sa guro ng Galt. Paano siya humingi ng pagtingin sa kanila? Kahit na siya ang matanda na Panginoon, dapat niyang malaman ang kanyang lugar. Ang mukha ng Culto Master ay nagdidilim habang ang kanyang mga brows ay tightened. Ang bata na ito ay napakabastos. Paano siya humingi ng mga volume sa harap ng napakaraming tao? Naisip niya.
inalis ni Monica ang kanyang braso sa panonood ng pagbabago ng salungat ng kultura at sinabi, "Mangyaring, huwag maging baliw. Daryl, ano sa palagay mo ang ginagawa mo?" Sa sandaling ito, ang Vermilion Peafowl ay hindi maaaring pigilan ang kanyang galit. "Elder Master, alam mo ba kung gaano kahalaga ang kataas-taasang misteryo na kasulatan? Ang aming master ng kalto ay pinahihintulutang tingnan ito. Sino ka bang magtanong? Ikaw ay hinirang bilang ang Elder Master para sa gayong maikling panahon at ngayon ay sa palagay mo ay may awtoridad kang magtanong." Hindi siya nalulugod tungkol kay Daryl na itinalaga bilang Elder Master, kaya hindi niya hahayaan ang pagkakataong ito na sipakin siya ng isang bingga. Malungkot ang pagkamatay ni Daryl habang hindi naliligaw ng mga galit na mga gazes at mga komento na nakatuon sa kanya habang siya ay mahinahon na ipinaliwanag, "Guro ng Galt, hindi ko ibig sabihin na saktan ka ng anumang paraan. Pakiramdam ko lang na sa tatlong volume, ang dilaw na isa ay tila isang bit off. Malamang na maging isang pekeng isa. Ang pula at berdeng mga volume ay tila sinaunang, sa isang sulyap. Gayunpaman, ang dilaw na ipinadala ng senol na buhay ng selula ng buhay ay tila isang kopya. Si Daryl ay may likas na katangian sa mga anti-gong kagamitan, kaya agad niyang sabihin na ang dilaw na dami ay dumaan sa proseso ng pag-iipon upang magtiklop ang anyo ng anyo. Kabanata 349 ang kalto ng kalto ay nahihilo habang siya ay tumingin sa malapit na pagtatangka upang iba-iba ang tatlo sa kanila at sinabi, "Ang dami na ito ay ipinadala sa akin ng settle na buhay na sekta ng buhay. Ano ang mali dito? Bukod sa kulay nito, tila sila ay mukhang katulad ng bawat isa." Daryl smiled. "Maaari ba akong magkaroon ng iyong tiwala upang tumingin sa dilaw na dami?" Samantala, ang kulturang master ay nagdudulot ng dami sa kanya. Pagkatapos tanggapin ang lakas ng tunog, hinawakan ni Daryl ang takip at hindi maaaring makatulong sa pagtawa ng malakas. Kinailangan niyang aminin ang kopya ay mahusay na nagawa. Gayunpaman, ang papel na ginamit ay malinaw na bago. Nadama ni Daryl na may isang bahagyang pagas sa ibaba ng pahina ng pabalat habang binaligtad niya ito. May isang bagay na nakatago sa dito, naisip niya. Biglang, hinubad niya ang aklat. "Nat Astes." Ang bawat isa sa hall ay tumitig sa kawalang paniwala habang nagtataglay sila sa kanilang hininga mula sa panonood sa kanya. "Ano, siya?" Siya ay natanggal ang lakas ng tunog. Ang puting tigre ay hindi maaaring tumayo ito ng mas tumatagumpay at siya ay gumuho sa Daryl. "Elder Master, gaano ka maglakas loob?" Samantala, idinagdag ni Vermilion Peafowl at Scald, "Paano mo rip ang volume na ito? Pagod ka ba sa buhay? Ang kataas-taasang misteryo kasulatan ay ang pangarap ng bawat kalkuva at Daryl na natanggal lamang ito." Ang mukha ng Kalto Master ay nagdidilim habang siya ay bumangon sa galit. Siya ay napupuno sa di pagkakasundo na ipinakita ni Daryl sa kanya. Paano dare Daryl pinsala ang lakas ng tunog sa harap niya at lahat ng iba pa? Hindi siya dapat ipakita ang anumang awa. Ang master ng kalto ay nagtipon ng mga energies mula sa kanyang enerhiya na patlang sa kapusukan at isang mapanganib na enerhiya na domain ay inilabas. Gayunpaman, si Daryl ay hindi napinsala at kinuha ang isang itim na disk pagkatapos mawawala ang front page. Isang tapong device. Sa katunayan, ang isang tapong device ay nakatago sa ilalim ng pahina ng pabalat. Samantala, si Daryl ay gaganapin sa pagtap ng aparato at lahat ng tao sa bulwagan kasama ang Kalto Master ay nahulog tahimik. "Galt Master, kung hindi ako nagkakamali, ang Eternal Life Palace Sect ay hindi masyadong mabait pagkatapos ng lahat. Marahil ay sinusubukan nilang mag-spy sa aming mga lihim ng kalto," sabi ni Daryl na may isang ngiti. Matunog na halik, bigla, ang mukha ng Kalto Master ay sumisindik na madilim. Pinatay niya ang talahanayan habang ang mga serifying energies ay lumalabas mula sa kanyang katawan bago sumisigaw, "Hindi ako naniniwala na nagpadala sila sa amin ng pekeng lakas ng tunog na may isang pagtap sa device." Tinanong nila ito, "Sa sandaling nakuha ko ang lahat ng pitong volume, sila ang magiging unang mga ako ay sirain." Ang bawat isa sa bulwagan ay sumisid at nahulog. Ang oto ng kultura ay masyadong mapanghimagsik at walang nagmamahan na huminga ng malakas kapag siya ay galit na galit. Samantala, si Monica ay nagtutulak sa Daryl.
Siya ay natatakot nang mas maaga kapag naisip niya na si Daryl ay talagang nagsisikap na mapunit ang lakas ng tunog. Ang kalto ng kalto ay nag-clench ng kanyang mga fists bilang kanyang galit na nagsimulang mawawalan. Elder Master, papaano ko paluloko sa kanila kung hindi para sa iyo? Ginawa mo ang isang magandang bagay. Ang apat na mga hari sa tagapangalaga ay tumingin ng mahigpit habang nagsalita siya. Ang lahat ng mga ito na naisip na Daryl ay hindi makatarungan na itinalaga bilang ang Elder Master, ngunit ngayon tila kung hindi man. Madikit ang kapayapaan ng Daryl. Ito ang tungkulin ko. Ang Kalto Master nodded na may kasiyahan at itinaas ang kanyang salamin. Halika, nais kong gumawa ng isang toast sa iyong natitirang kaalaman. Ang bawat isa sa bulwagan ay nagsimulang magdead sa Daryl kapag naririnig iyon. Alam ng lahat ng ito si Daryl ang pinakamataas na halamanan sa hall pagkatapos ng guro at mistress. Nais ng bawat tao na pakialam ni Daryl lalo na kung ano ang ginawa niya ng mas maaga. Ang hapunan ay tumagal ng halos 5 oras sa lahat ng tao sa hall na nagtatapos sa alinman sa tipsy o lasing sa mesa. Si Monica ay may napakaraming baso na inumin. Siya ay may kanyang palad sa kanyang nuo sa kanyang lasing mukha na mas kaguluhan kaysa sa karaniwan. Ang kanyang mga pisngi ay namumula sa pula at ang kanyang mga mata ay nagdulot ng pag-alis sa kanyang hangin ng malabog na tukso. Matapos ang lahat ay umalis sa bulwagan na ganap na Nazayang, tanging ang Galt Master at Daryl ay naiwan. Daryl, may isang bagay na gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa, sabi ng Master ng Kalto habang nakatingin sa mga mata ni Daryl. Ano, ang kailangan niyang sabihin sa privado sa akin? Ang puso ni Daryl ay humahawak upang mabigat na maaari niyang pakiramdam ito ay halos tumatalon sa kanyang lalamunan bilang malamig na pagpapawis na hindi mapigil na inisyo. Gayunpaman, itinatag ng guro ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, "Oh Daryl, pinahahalagahan ko talaga ang ginawa mo ngayon. Ako ay isang tao na nagpapanatili ng isang malinaw na track ng mga gantimpala at mga parusa. Ginawa mo ang isang magandang bagay at gusto kong gantimpalaan ka para sa na 5/5. Kabanata 350 something. Daryl hayaan ang isang mahabang hinalinhan hininga. Mapahamak, siya ay natatakot para sa walang dahilan. Samantala, ang guro ng Galt ay kumuha ng isang bagay. Si Daryl ay nagulat sa paningin. Ito ay isang puting malambot na armor na may mga mamuhay na dinisenyo na mga pattern na sparkled sa ilalim ng mga ilaw. Napakaganda nito. Ito ay walang alinlangan ng isang piraso ng sining. Hindi makatutulong si Daryl na tanungin, Master ng Kalto, ano ito? Ang Master ng Kalto ay ngumiti at ipinaliwanag, ito ay tinatawag na Celestial Silkworm Armor. Ginawa ito ng isa sa ating mga alagad ng 500 taon na ang nakalilipas. Ang armor ay ginawa mula sa sutla at metal na ginagawa itong matatag. Maaari itong protektahan ang isa mula sa karamihan ng mga sandata at malamang isave ang iyong buhay sa panahon ng matinding pangyayari. Ang guro ng Galt ay nagbigay ng Celestial Silkworm Armor sa Daryl at sinabi, panatilihin ito. Tinanggap ni Daryl ang regalo na may maraming sigasig at agad na ilagay ito. Ang armor ay natigil sa kanya tulad ng pangalawang balat habang pinasalamatan niya ang Master ng Kalto na may kaguluhan. Salamat, guro ng Galt. Nagbigay siya ng 2 tabletas at natanggap ang mahalagang armor bilang kapalit. Maaari niyang pinuhin ang higit pa sa mga tabletas sa ibang pagkakataon, ngunit ang armor na ito ay isa sa isang uri. Ito ay isang mahusay na kalakalan. Haha, ang Master ng Kalto ay nodded. Mabuti para sa ating Kalto sa langit sa hinaharap, huwag mo akong bigwan. Nagpatuloy siya sa isang magiliw ng ngiti, oo, huli na. Pumunta at kumuha ng ilang pahinga. Kailangan mong bumalik sa Donghai City bukas. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong misyon. Hindi ko kayo mabaygo, ang guro ng Galt, ay sumagot kay Daryl. Si Daryl ay bumalik sa kanyang silid sa kalahating oras sa ibang pagkakataon. Siya ay labis na nasa sabik sa daan pabalik sa kanyang silid at hindi makapaghintay upang subukan ang armor na ito sa pamamagitan ng pagstabong sa kanyang sarili sa isang kutsilyo. Ang silid ni Daryl ay hindi malayo sa Monica at habang lumalakad siya sa kanyang pinto, isang bahagyang panginginig ay hugasan sa pamamagitan ng kanyang katawan na nagdudulot sa kanya upang tumigil. Daryl! Daryl!
ang pinto ni Monica ay naiwan ng isang bagay habang ang isang malambot at matamis na tinig ay tumawag mula sa loob. Ito ang boses ng Culto Mistress. Paano niya alam na ako? Daryl muttered bilang malumanay na hanhan ang pinto bukas at lumakad sa kanyang silid tulugan. Bigla, ang kanyang mga mata ay lumawak na may sorpresa. Si Monica ay nag-recline sa kanyang kama at malinaw na lasing. Siya ay lasing pakikipag-usap sa kanyang mga mata inandan. Ang puso ni Daryl ay nagpalambot ng init. Iniisip ba niya siya kahit na siya ay lasing? Called up na Culto, lasing ka. Dito, may ilang tubig, sabi ni Daryl habang ibinuhos niya ang kanyang tubig. Magkano ang uminom niya upang maging lasing? Ibinigay siya ni Daryl sa tubig ngunit tumanggi siyang uminom. Sa halip, siya ay lumabas sa kanyang braso upang yakapin. Daryl, hindi ko gustong uminom. Nais ko lang na manatili ka at yakapin ako sa pagtulog. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, sa wakas ay pinalabas ng Monica ang katotohanan at sa wakas ay alam kung ano talaga ang kailangan niya. Totoo, ayaw niyang maging tayahin ang lahat ng tao. Gusto lamang niya ng isang madamdamin na uri ng pag-ibig. Maaari lamang ibigay ito ni Daryl sa kanya. Hindi kahit ang guro ng Galt. Ha, manatili sa iyo. Nadama ni Daryl na parang isang electric crit ang dumaan sa kanyang mga ugat sa pagdinig na at ngumiti. Called up na Culto, lasing ka. Kumuha ng ilang pahinga. Siya ay patay na kahit na may 10 dagdag na buhay kung ang guro ay mas dumating. Hindi, kailangan niyang manatiling nakapangangatwiran at umalis kaagad. Gayunpaman, si Monica ay nakulong sa kanya ng kanyang mga bisig na itinapon sa kanyang leeg at walang mga intensyon ng pagpapalam sa kanya. Si Monica ay tumingin sa kanya kaakit-akit at mumbled sa kanyang mga boating labi, Daryl. Hindi ko pinahihintulutan kang umalis. Hindi ko ito papayagan. Cult Mistress, huwag maging ulok. Kumuha ng ilang pahinga, sabi ni Daryl na may malamig na sweats na dumadaloy. Gayunpaman, ang mahigpit na pagkakahawak ni Monica ay nahihirapan matapos marinig ang kanyang tinig habang ang kanyang masarap na mukha ay nanirahan sa kanyang dibdib at ipinahayag, wala akong pakialam. Hindi mo iiwan ang aking silid ngayong gabi. Hindi mo. Si Daryl ay walang iba pang pagpipilian ngunit upang makakuha ng sakama kasama niya. Maraming salamat mga Camaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Camaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.